Mula pa pagkabata ay tinikna sa lalamunan ni Marie si Alexander. Muntik pa nga siyang madisgrasya dahil sa below the belt na biro nito. This time, gusto sana niyang tiyakin na siya naman ang magwawagi. With her looks and guts, she can use her charm, even her sweet smile, para ito naman ang mataranta. But sad to say, naunahan siya nito na gamitin iyon sa kanya. Dahil ibang strategy naman ang ginamit nito sa kanya. He's sweet. He gave her flowers. He's too good to be true. Kay haba rin ang pasensya nito sa mga tantrums niya. At ang puso niya ay nalilito. Maniniwala na ba siya sa mga kataga ng pag-ibig na binibigkas nito? Magandang araw po sa inyong lahat. Sabay-sabay po nating tuklasin ang kwentong pag-ibig ni na Marie at Alexander. Nang mga oras na iyon, pinihit ni Marie ang boto ng car stereo at pahinamad na isinandal niya ang likod sa sandalan ng upuan. Mahabang-habang oras din ang pinaghihintay ni Marie, kaya pinalipas na lamang niya ang sandali sa pakikinig ng musika. Mabuti at nakapagbaon ako ng pagkain. Kung hindi, gugutumin ako sa paghihintay na mag-alas tres. Anyway, I really need this job. Kailangan ni Lenore ang perang pambili ng gamot. Marahan niya ipinikit ang mga mata at binalikan sa isip ang isang bahagi ng kahapong naging dahilan upang mahalin niya si Lenore, ang babaeng nag-aruga sa kanya sa maraming taon. Ang babaeng muling nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Marie! Sigaw ni Mang Oscar na makitang nababangga ang batang si Marie, ang isang paparating na kotse. Ngunit huli na, nahagip na ng sasakyan ang yayat na katawan ni Marie. Napatili ang mga taong nasa paligid na nakasaksi sa mga pangyayari. Buhat ng nakabanggang kotse ay bumaba ang isang babaeng nasa mid-30s ang edad. Oh my God! Hindi ko kasalanan. Bigla siyang tumawin. Katal ang tinig na wika nito, matapos kalungin sa kandungan ang katawan ng bata. Mrs., nakita namin ang mga pangyayari. Bigla talaga siyang tumawin. Pero mas nakabubuting dalhinan ninyo siya sa hospital. Wika ni Mang Oscar na isa sa mga sidewalk vendor na naruroon. Oho, agad na tumalima ang babae at dinala sa kotse ang walang malay na si Marie. Mabilis nitong ipinatakbo palayo roon ang sasakyan. Nasaan ho ako naruroon? Hirap na hirap na tanong ni Marie. Hindi niya maigalaw ang braso at binti na naka-plaster cast. Narito ka sa hospital. Ako ang nakabangga sa iyo. Pasensya ka na. Kasi naman ay bigla kang tumawid sa kalsada. Mabuti na lang at kahit huli na ay nakapagpreno pa ako. Mabait na nakangiting nakasungaw sa mga labi ng babae. Ako nga pala si Lenore at gusto kong tawagin mo ako sa ganoong pangalan. Ikaw, anong pangalan mo? Marie Carpo. Napalinga siya sa paligid. Si Inday Mina ko po. Ano na ang nangyari sa kanya? Sino yun? Kaya ho ako tumawid ay dahil sa nabalitaan kong nabangga ng malaking truck ang Inday Mina ko. Hahanapin ko ho sana siya. Mga sidewalk vendor ho kami sa Quiapo. Siya ho ang nagpalaki sa akin dahil ulila na raw ako. Ganoon? Hindi ko alam. Pero kung gusto mo, paggaling mo, ay hahanapin natin siya. Pero pansamantala, pahinga ka muna rito. Baka ho kung ano na ang nangyari sa kanya. Kawawa naman ho siya. Hahanapin niya ako. Maluhang luha ang batang si Maricar. O sige, ganito na lang. Pupunta ako roon at magtatanong sa mga vendor.
ibabalita ko sa iyo kung ano ang nangyari sa Inday Mina mo. Talaga ho? Sige ho. Kahit paano ay gumaan ang kalooban ng bata. Marahang umalis sa pagkakasandal si Mali. Pagkakuway bahagyan niyang inililis ang paldang suot. Nahaplos niyang puti at mahabang pilat sa kanyang hita. Inday Mina, naging napakasakit ang ating paghihiwalay. Matapos kang hanapin ni Linon, sa loob ng nitsyo ka na naroroon, nang dalhin niya ako sa iyo. Ni hindi man lang kita nakausap. Bahagyang sumungaw ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero kahit paano, nakabuti rin sa akin ang aksidenteng iyon. Everything turned out fine with me. Inampun ako ng tuluyan ni Leonor at pinag-aran. Ngayon, kahit paano ay pwede na akong tumayo sa sarili kong mga paa. Malakas na bangga sa likod ng nakaparada niyang kotse ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Napamura siya nang ma-realize ang naganap. Binangga nang nasa unahan niyang kotse ang unahan ng kanyang sasakyan. Agad siyang bumaba. At tila girerang sinugod ang kotseng nakabangga sa kanya. Ang tanga-tanga mo. Gigil na kinalampag ni Antented na salamin sa mga sandaling iyon. Nasa mga sandaling iyon, ay sarado pa rin. At sa malas ay wala yatang balak na magbukas. Ilang saglit ang hinintay ni Marie. Ngunit na natili pa ng tahimik ang nasa loob. Ba't ano ba? Minsan pa na yung kinalampag ang salamin. Walang nagbukas ng bintanang salamin. Hindi rin bumukas ang pinto para bumaba ang sakay niyon. Muli niyang kinalampag iyon. Ngunit kagaya kanina, wala pa rin tugon mula sa loob. Hindi ka ba lalabas dyan? Wala pa rin tugon. Ma'am, isang lalaki ang palapit sa kanya. O bakit? Itutuloy ang naharap niya. Ma'am, nakita ko hong pumasok sa building na iyan ang may-ari ng kotse na ito. Baka wala hong tao sa loob. Wika na lalaking kakamot-kamot sa ulo. Walang tao? At paanong aandar ng mag-isang kotse kung walang tao sa loob? Napasingasing tuloy siya. Ewan ko ho. Ewan? Ang sabihin mo, may tao sa loob at sa mga sandaling ito. Ay baka pinagtatawanan ako, pero may paraan ako riyan. Pagwika niyan ay gumawi si Marie sa kanyang sasakyan. May kinuha siya sa likurang compartment. Baseball bat. Ma'am, ano hong gagawin ninyo? Namutla ang lalaking lumapit sa kanya kanina. Kung ayaw lumabas ng may-ari ng kotseng iyan, press, palabasin. Naku po, malaking gulo iyan. Kilalang taong may-ari niyan. Siguradong pakialam ko. Tumaas ang kamay niyang may hawak ng baseball bat. What is this, young lady? Ngunit, isang marakas na kamao ang pumigil sa balak niyang gawin. Ha? Otomatikong napatingala si Marie sa may-ari ng kamaong pumigil sa kanya. He was tall. Pakiwari niya ay nakatingala siya sa higante. His eyes warned her. Isang uri na babala na tila magbibigay ng pagbabago sa kanyang buhay. Kung hindi siya magpapakahinahon, his lips was kissable, at kahit nakapinid iyon ay tila nangungusap. Parang kay sarap humalik. Napailig si Marie ng ulo at nakastigo ang sarili. Bakit ba iyon ang pumasok sa kanyang utak? In his nose, matangos iyon na tila nagpapahiwatig ng otorisasyon. He's handsome. Bigla na namang sumingit sa utak ni Marie. Give me that.
ang malakas sa tinig nito. At mapweras ang paghila ng baseball bat ay pumukaw sa tila lumilipad na kamalayan ni Marie. Hey! At dahil nalingat, hindi na niya nagawang agawin ang pamalo. Sino ka ba? Angil niya, kahit hindi pagkaanong nahahamig ang sarili. What's your problem, young lady? His voice was soft, and yet, parang may kalakip na galit. Anong pakialam mo? Lalo naman niyang tinigasan ang tining. I will not allow violence in this compound. Muli nitong bigkas. This time, ay inabot nito ang baseball bat sa bantay ng parking lot. Nasundan na lamang niya ng tingin ang pamalo. Saka siya napatitig uli sa mukha ng lalaking pakialamero. Mister, ako ang nagbawala ay dahil sa kotseng iyan. He bumped my car at ayaw namang lumabas ng nasa loob. Now, kung makikialam ka, baka ikaw ang... Stop this nonsense, young lady. Putol nito sa pagtutungayaw niya. Humakbang ito palapit sa kotseng nakabangga sa kotse niya at kinatok ang salamin niyon. Mandy, dahan-dahang bumukas ang tented na salamin. Sumungaw ang isang binatilyo na may edad na 13. Napamura na lang sa sarili si Marie sa realisasyong binatilyo pala ang nagdadrive. Kuya, I'm sorry. Akala ko kasi bumaba ka riyan. Maotoridad na wika nito. Oo, kuya. Kakamot-kamot ang unong bumaba ang binatilyo. Hindi ito nakatingin kay Marie, na ngayon ay nanlilisik ang mga mata sa pagkakatitig sa binatilyo. Bakit mo pinapakialaman ang kotse ko? So, at kotse pala ng budyong itong bumangga sa akin, sa loob-loob ni Marie. Nakatuwaan ko lang po, kuya. Akala ko kasi, paano ngayon yan? Angil nito. Ma'am, I'm sorry. Baling ni Mandy kay Marie. Sorry? Iyon lang? Ganoon lang? At paano ang kotse ko? Miss, I'll pay all the damage, okay? Agaw na lalaki sa pagtalakpasana niya. Good. Then give me the money. Sabay lahat niya ng kamay. Napatingin sa palad niya ang lalaki. O anong tinitingin-tingin mo? Akin na ang pera. At para may paigawa ko ng kotse ko. Napabuntong hiningang inalabas ng lalaki ang wallet nito. Buhat doon ay naglabas ng ilang piraso ng lilibuhing papel. Here. Tila pagalit ang pagkakalagay nito ng pera sa kamay niya. Kaunting halaga iyan. Maninira ka ng gamit ng iba. Abat, lahat ng bagay na kukuha sa magandang usapan, miss. Paano kung mainit ang ulo ng may-ari ng kotseng nakabangga sa iyo? Malaking gulong iyon kapag pinatulan ka, hindi ba? At ako pa ang isang pagkakamali ay hindi maaaring itama ng isa pang mali. I'm glad I came at the right time. Saka ito tumitig ng matiim sa mukha niya. Thanks. Sabay talikod ni Marie. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang takasan ang harapang iyon. Kung dahil na-realize niyang mali nga pala ang gagawin niya o dahil nakakabato-balani ang tinik nito, hindi niya alam. Ang sigurado ni Marie, nanlalamig ang kanyang kamay na may hawak na pera. Kasi ay naramdaman niyang init ng hatid ng palad nito nang ilagay sa kamay niya ang pera. Miss, ang tawag dito. Yes, bakit? Nakataas ang kilay na tanong niya. Cover up sa kahihiyang nadarama. Next time, bago ka gumawa ng marahas na hakbang, think twice. At dahil sa sinabi nito,
Nagmamartsyang bumalik sa kanyang kotse si Mike. I'm sorry, ma'am. But our boss cannot wait you. 3 o'clock ang usapan ninyo. Pero 3:30 na ngayon. You should be punctual. Mataray na wika ng receptionist na nabungaran ni Marie sa lobby ng Saraja Building. I'm sorry. Kaya naman kasi, i-reschedule ko na lang ang appointment ninyo sa kanya. Puto ng babae sa pagpapaliwanag niya. Kailan kaya? It depends on his schedule. He's very busy, you know. Sapat ang salita ng babae para ma-realize niya na wala na siyang pag-asa na matanggap pa ang trabaho. Sige, I'll wait for your call na lang. Yes, ma'am. Laglag ang balikat na nilisan ni Marie ang building na iyon. Kasalanan ito ng lalaking iyon. Ngit-ngit na bulong sa isip ni Marie habang pauwi sa bahay nila ni Leonor. Kung hindi sa kapabayaan niya, hindi pa kikialaman ng kasama niyang bitantilyo ang kotse niya. Hindi sana nabangga ang kotse ko. Buhat sa kotse, ay bumaba si Marie sa harap ng gate na kalawangin. Sa loob ng isang solar ay nakatirik ang isang lumang bahay Kastila, bagamat may kalakihan iyon. Matapos iparada sa maluwang na garahe ang kotse, ay nagtuloy na siya sa loob ng bahay. Leonor, tawag niya. Malakas na wika ng isang babae mula sa isang nakapinid na silid. Humakbang siya patungo roon at bahagyang itinulak ang pinto na hindi nakasara. Leonor, Marie, dumating ka na pala. Napatingin si Marie sa canvas na sira at sa mga brush na nakakalat sa sahig. Tanda na naaaborido na naman si Leonor sa ginagawang pagpipinta. Sabi ko naman sa iyo, huwag ka na munang magpinta. Wika niya habang isa-isang pinulot ang nakakalat na brush sa sahig. Huwag mo na akong pinapakialaman, Marie. Paiwas na tugon ni Leonor. Kumain ka na ba? May iniluto ako sa kusina. Halika na roon. Nagpauna na itong lumabas sa silid na iyon. Naiiling na sumunod na lamang siya sa may edad na babae. How I wish na maibalik ko sa dating husay ang mga kamay mo sa pagpipinta. Sa loob-loob ni Marie, habang nakatitig sa likod ng babaeng umaruga sa kanya. Kumusta ang lakad mo? Tanong ni Leonor habang naghahain ito. Walang nangyari. May aberya kasi. Kaya hindi ko naabutan ang mag-i-interview sa akin. Malungkot na wika ni Marie na naupo sa dulong bahagi ng mahabang mesa. Ikaw naman kasi. Sinabi ko sa iyong mag-aral ka na muna. Matigas ang ulo mo. Leonor, kaya ko lang naman gagawin iyon dahil sa akin? Gusto mo akong ipagamot at tulungan ganoon ba? Leonor, I'm all right, Marie. Oo nga at pinapahihirapan ako ng arthritis ko. Nagagawa ko pa rin naman magpinta. Pero mas madalas na nabubugnot ka. Hindi mo na maibalik ang dating husay ng mga kamay mo. At nabibigo ka. Nasasaktan. At iyon ang ayaw ko. Pwede ba, Marie? Huwag mo na akong kaawaan. Naranasan ko ng igting ng tagumpay. Tama na iyon. Kung may diferensya man ang kamay ko ngayon, tanggap ko na hindi na maibabalik ang dati. Pero gusto ko pa rin gumaling ka. Alam kong liligaya ka lang kung maibabalik ang dating husay ng mga kamay mo. Salamat, Marie. Pero magiging maligaya ako kung makapagtatapos ka ng pag-aaral mo. Pero huwag sanang matigas ang ulo mo. Leonor, lahat ng gusto mo ay sinunod ko. Pati ang pagtawag ko sa iyo ng Leonor ay sinunod ko. Kahit na iilang ako. Isang ina ang turing ko sa iyo. Pero ayaw mong tawagin kitang mama o tita. Okay lang iyon. Pero sana naman,
Hayaan mo akong mamuhay sa labas ng bahay na ito. Para rin sa atin iyon. Para rin sa akin. Magiging maganda ang buhay ko kung magkakagayon. Hindi ba? Napabuntong hininga na lamang si Leonor. Bahala ka na nga. Ang mabuti pa. Sabayan mo na lang ako sa pagkain. Sige na nga. Naging tahimik sila sa pagkain. It's your fault. Napayo ko si Mandy. Tanda ng pag-amin sa kasalanan nito. Kasi naman kuya. Naging curious lang ako kung kaya ko bang paandarin ang kotse mo. Pabulol na tugon ng binatilyo. Napabuntong hininga na lamang si Alexander. Sabagay. Magalit man siya ng todo sa kapatid. Hindi na maibabalik niyon ang nangyari. Okay. Just make sure na hindi mo na iyon uulitin. Opo, kuya. Ipinagpatuloy ni Alexander ang pagmamaneho. Gayunpaman. Pasaglit-saglit ay gumigitaw sa kanyang isip ang imahe ng mataray na babaeng may-ari ng nabanggang kotse. She's beautiful. But why I do have this feeling na nagkita na kami? Parang pamilyar sa akin ang mukha niya. Sinaway niya ang sarili sa isiping iyon. Well, maybe nagagandahan lang ako sa kanya. Siguro'y binibigyan ko lang ng justification itong pagkaligalig na nadarama ko. Sa kanyang silid, matiim na nakatitig sa maputing kaysa may simarin. Ang lalaking iyon, parang nagkita na kami. Parang nakausap ko na siya. Pero hindi ko lang matandaan kung kailan at saan. Para mawala na sa isip niya ang lalaki, mariing ipinikit niya ang kanyang mga mata. Gusto na niyang matulog. Ngunit sa kanyang pagpikit at unting-unting pagkaidli, kasabay naman iyon ng paggitaw sa panaginip sa kanyang isip. Magkano matinda mong roses, iha? Mabait at nakangiting tanong ng babaeng nakasakay sa pulang kotse. 100 na lang ho lahat. Kiming wika ng batang si Marie. O sige, bibilhin ko na ang lahat. Talaga ho? Namilog ang mga mata ng bata. Naku, salamat ho. Nagugutom na ho ako. Ha? Naku, kawawa ka naman. Teka, may binili nga pala akong hamburger sa Jollibee. Sa iyo na. Sa pagkasabi niyon, ay inabot ng magandang babae sa kanyang supot na may lamang tinapay. Talaga ho? Sa akin na ito? Lalong namilog sa tuwa ang mga mata ni Marie. Sa totoo lang, ngayon lang siya makatikim ng hamburger sa Jollibee. Dati ay nalalanghap lang niya ang amoy niyon kapag napaparaan siya sa bukas na pinto ng naturang establishment. Gustuhin man kasi niyang bumili. Hindi pwede. Ang halaga ng pambili ng hamburger ay pambili na nila ni Inday Mina ng 2 kilong bigas. Oo, saka may kasama pa rin juice para may mainom ka. Sumungaw ang fondness sa mga mata ng babae. Naku, salamat ho. Mabilis niyang kinuha ang supot na inabot nito. Heto nga pala ang bayad sa tinda mong roses. Sinobrahan ko na iyan. Salamat ho uli. Ano nga ang pangalan mo? Ako ho si... Mami, let's go. Untag ng batang katabi nito sa unahang bahagi ng kotse. Malilate na tayo sa birthday party ni Patrick. Naagaw nito ang pansin ni Marie. Sinulyapan niya ito at nagtama ang mga mata nila. Alis ka na nga dyan. Inaabala mo kami ni Mami. Napahumintig si Marie. Sa una ay gusto niyang gantihin ng pandidila nito. Ngunit mapahiya lamang siya sa mabait na babae. Alex, you must be behave. Huwag kang masyadong pilyo. Saway ng babae sa batang lalaki. Humalukip-kip ang bata. Kasi naman halika na. Oo na.
Sige, iha. Aalis na kami. Oho. Isang palihim na matalim na sulyap ang inukol niya sa batang tinawag na Alex. Kanina pa kita hinahanap. Nakangiting wika ng babaeng lumapit kay Marie. Ay kayo po pala, ma'am. Umaliwalas ang mukha ng batang si Marie. Bakit ho ninyo ako hinahanap? Kasi, papakyawan ko ulit ang roses mo. Ilalagay ko kasi sa altar dyan sa simbahan. Nabuhayan ng pag-asa si Marie. Kanina nga pa siya walang benta dahil matuman. Hindi naman kasi araw ng simba sa Quiapo kaya kakaunti ang tao. Talaga ho? Naku, salamat ho uli. Matapos bayaran ng babae ang mga tinda niyang rosas, naging matiim ang titig nito sa kanya. Bakit ho? Maang na tanong ni Man. Anong pangalan mo? May kalakip na lungkot ang mga matang tanong nito. Marie Carpo. Pero tawagin niyo na lang akong Marie. Marie, maganda. Nasaan ka ba nakatira? May bahagyang kinig ang tinig ng babae. Sa Tondo ho. Kayo ho. Anong pangalan ninyo? Ngumiti ang babae at bahagyang yumukod kaya nagpantay ang mga mukha nila. Ako si Alicia. Sa kanito marahang hinaplos ang mga pisngi niya. Naku, wag ho. Marumiho ang pisngi ko. Kahit naman may dumi ka sa pisngi, maganda ka pa rin. Lalong lumakip ang fondness sa mga mata nito. Salamat ho. Alam mo, wala akong anak na babae. Ho? Bakit ho? Kasi dalawa lang ang nagiging anak ko. Sina Alex na ngayon ay 12 years old na. At si Mandy ay 1 month old pa lang. Hindi ako magkakaanak ng babae dahil na-opera ako noong nanganak ako. Lumakip ang lungkot sa mga mata ni Alicia. Ay ganoon po. Baka gusto mong magpaampun sa akin. Oho, gulat na gulat si Marie. Sige na Marie, sumama ka na sa kanya. Nakangiting wika ni Inday Mina bagamat may luha sa mga mata nito. Inday Mina, wala ho kayong makasama rito. Umiiyak na wika ni Marie. Huwag mo na akong intindihin anak. Ang malaman ko lang na papabuti ka sa piling niya ay sapat na sa akin. Matanda na ako. Ilang panahon pa at hindi ko na kayang alagaan kita. Pero kaya ko naman pong alagaan ang sarili ko. Isa pa. Sabi nga ninyo ay dalawa kaming magkapatid. Ang isa ay dinala ng kaibigan ninyo. At ako naman ay naiwan sa inyo. Siyempre, kapag nagbalik dito ang kaibigan ninyo, kasama ang kapatid ko, magkikita rin kami. Bata ka pa. Hindi mo pa kayang buhayin ng marangal at maayos ang sarili mo. Kung sasama ka kay Aling Alicia, kahit paano ay giginhawa ang buhay mo. Kung gusto mong hanapin ang kapatid mo, kapag malaki ka na at kahaya mo na ang sarili mo. Inday Mina, gusto kong sumama sa kanya. Mabait siya sa akin at alam kong gusto niya akong tulungan. Kaya lang, kayo ang... Ako na ang bahala sa sarili ko, anak. Sige na, umalis ka na. Pero, huwag ka nang mag-alala sa Inday Mina mo, Marie. Babalikan ko siya rito. Wika ni Alicia na masuyong isinuklay ng dalire ang buhok niya. Kapag napapayag ko ang asawa ko, baka isama ko na rin siya sa bahay. Napatingala siya sa mabait na babae. Talaga ho? Oo. Napag-usapan na namin iyan, Marie. Oo nga, anak. Kahit naman paano ay pwede pa akong mamasukan sa kanila. Bilang labandera o kaya naman ay... ang balak ko lang ho sa inyo ay gawing mayordoma sa bahay. Agaw ni Alicia sa sasabihin nito. Talaga ho? Sige. Sasama na ako sa inyo.
basta babalikan natin dito sa Quiapo ang Inday Mina ko. Oo. Pero kung alam lang ni Marie na magiging impyerno pala ang magiging buhay niya sa bahay ni na Alicia, hindi na lang sana siya sumama rito. Ano ka ba? Bakit ka naupo riyan sa silya ko? Angil ang batang si Alexander sa baitulak kay Marie na umiinom ng juice. Natapon sa damit ni Marie ang juice. Ano ka ba? Bakit ba? Maluhang-luhang tanong ni Marie. Nagtatanong ka pa? Hindi mo ba alam na upuan ko iyan? Sabay upo nito sa bakanting silya. At ito. Itong hotdog at itlog ay pinaluto ko kay Yaya ko rin. Nanilisik ang mga mata nito. Napahikbi si Marie. Hindi ko naman alam. Sabi lang ni Mama Alicia, kumain daw ako ng almusal at... Ang kapal talaga ng mukha mo ano? Nakimama Alicia ka sa mami ko? Hoy batang pulot, huwag kang mayabang. Sampid ka lang dito. Hindi ka bagay dito. Doon ka sa squatter. Bagay ka roon. Mabaho ka. Tuluyan ang napaiyak si Marie. Ang salbahe mo naman. Talaga. Kasi ayaw ko nang may batang sampid dito. Kami lang ni Mandy ang anak ng mami ko. Hindi ka pwede rito. Alexander. Buhat sa pinto ay pumasok si Aling Alicia. Karga ang batang si Mandy. Anong ipinagsasabi mo kay Marie? Galit na ibinigay nito sa asawang si Paulo ang bata. Hindi ba't sinabi ko na sa iyong huwag kang salbahe? Namutla ang batang lalaki. Hindi naman po. At nagsisinungaling ka pa? Lalong nagalit si Alicia at humakbang palapit sa anak. Halika nga. Hinawakan nito sa braso ang bata at tatlong beses na pinalo sa puwet. Mami, wag na po. Pahayaw ni Alexander habang pinipilit na kinukubli sa ina ang puwet. Tama na iyan, Alicia. Magtatanda na siguro ang anak mo na iyan. Malumanay na wika ni Paolo. Napabuntong hininga na lang si Alicia upang pawiin ang galit sa anak na panganay. Sige, humingi ka ng sorry kay Marie. Kailanman ay hindi kita tinuruan maging ganyan at mapagmataas sa kapwa, hindi ba? Ho? Mulagat na mulagat ang mga mata ni Alexander. Pero mami, hindi naman siya... Susundin mo ba ang utos ko o hindi? Muling tumaas ang tinig ni Alicia. Napahikbi si Alex. Maya-maya ay napayuko ito. Gustong mapahagik-gik ni Marie. Ngunit pinigil niya. Baka sa kanya naman magalit si Alicia. Alexander, naghihintay ako. Untag ng kanyang mami. Dahang-dahang nagtaas ng mukha si Alexander. Tumuon ang mga mata nito kay Marie. Sorry. Wika nito bagamat paangil iyon. Alexander, that's not the proper way of saying sorry. Matigas na wika ni Alicia. Ma'am, ulitin mo. Muling napayuko ang bata at nayukom ang mga kamao. Ewan kung nakita ni Alicia iyon. Ngunit hindi iyon nakaligtas sa mamatsyag na paningin ni Marie. Nang magtaas ng paningin si Alexander, maamo na ang mukha nito at malamlam ang mamatang nakatitig sa kanya. I'm sorry. Saka ito muling yumuko. Gusto sana niyang sabihin kung sinong niloloko nito. Ngunit pinigil na lang ni Marie ang sarili. Sige. Pinatatawad na kita. Pinigil din niya ang paghagik-gik dahil nagmukha itong tanga sa harap niya. That's better, kids. Now, let's eat. At mamaya ipapasyal tayo. Okay. Nasisiyahang wika ni Aling Alicia.
Napabalikwas ng bangon si Marie. Siya iyon. Si Alexander ang lalaking may-ari ng kotse kanina. At sukat sa isiping iyon, naghalo-halo ang emosyon ng kanyang dibdib. Pagkabigla, pagkalito, kalaunan ay naging galit. Kaya pala pagkadaka ay mainit ang dugo ko sa aruganting lalaking iyon. Siya pala ang batang kaaway ko noon. Ngunit bigla rin sumingit sa kanyang damdaming yung tila pananabik dito. At bakit ako masasabik na muli siyang makita? Kung hindi dahil sa kanya. Hindi sana ako nasagasaan noong bata ako. Kung hindi dahil sa kasalbahian niya, hindi sana ako umalis ng malaking bahay nila. At minsan pang bumalik sa kanyang isip ang karugtong ng kahapon na nag-iwan ng sugat sa kanyang puso. Galing sa paaralan, sa tabi ng swimming pool dumaan si Marie. Ayaw kasi niyang dumaan sa harap ng bahay dahil baka naghihintay na sa kanya si Alexander. Para inisin na naman siya. Hay salamat. At wala ang aswungot. Tiyak na tutuksuhin na naman niya ako kapag nakitang suot ko itong bago kong uniforme. Sasabihin niyang hindi bagay sa akin dahil negra ako. At bulaga. Buhat sa kung saan ay sumulpot ang isang taong gawa sa lobo. Napatili si Marie. Nang iglap lang ay nawala ng hangin ang lobo. Nang humagis iyon sa mukha ni at napaatras siya. Sinalo ng malamig na tubig ng swimming pool ang maliit na katawan ni Marie. Ha? Napaawang ang bibig ni Alexander na nagkakawag sa tubig ang batang kinaiinisan. Sak lolo, hindi ako marunong lumangoy. Sigaw niya sa pagitan ng pagkawag sa tubig. Sa ilang saglit ay napalis ang ngiti sa mga labi ni Alexander. Ang sumunod doon ay namutla ito. Marie, I'm sorry. Nagpalingalinga ito. Hindi ko sinasadya. Sak lolo. Lumubog ng lumubog si Marie. Hindi rin ako marunong lumaoy. Hintakot na wika ni Alexander. Luhaang muling nahiga si Marie. Ang salbahe mo noon, Alexander. Muntik mo na akong pinatay. Kung hindi dumating si Papa Paolo, baka wala na ako ngayon. Pero hindi na ako nakapayag noon na muli mo akong gawing laruan. Mas gugustuhin ko pang lumabas sa kalsada kasama si Inday Mina kaysa mananatili sa bahay ninyo. Kaya lang, nawala rin siya sa akin. Hindi ko na siya inabutang buhay noong magbalik ako sa Quiapo nang maglayas ako sa inyo. Napahikdi siya. Hindi na naging masaya ang buhay bata ko mula noon. Marahang pinahid ni Marie ang mga luhang natigmak sa pisngi. Mabuti na lang. At binayaran mo agad ang nasira kong kotse. At least, hindi na kita makikitang muli. Nagtalukbong siya ng kumot upang makatulog muli. Hi, Ma. Bati ni Alexander kay Alicia na inabutan niyang nag-cross-stitch pa sa sala. Umalik ka agad si Mandy sa ina at naupo sa tabi nito. Bakit ba? Natatawang tanong ni Alicia. Nahalata nito na may tensyon sa pagitan ng magkapatid. Si Kuya Alex, galit sa akin. Ganoon? Lumalim si Alicia sa nakakunot noong si Alex. I'm sure. May ginawa na namang kalukuhang itong si Mandy. May kasalanan na naman ba sa iyo? Naupo na rin si Alexander sa katabing panig ng kinauupuan ng ina. Kailan ba uuwi ang papa? Don't worry. Malapit na siyang umuwi. Bakit ba? Mukhang may ginawa na namang kalukuhan ang kapatid mo. Bumaling sa ina si Alexander. Bakit ba, Alex? Wala lang. Para pinakailaman lang niya ang kotse ko. At nakabangga ng kotse ng may kotse. Ano?
Malaki ba ang damage ng kotse natin? At ikaw anak, may sugat ka ba? God, sabi ko na ba't ayaw na sana kitang payagan na sumama? Mama, don't panic, okay? Wala nangyaring masama kay Mandy. Yung kotse ng babae ang nawasa. Anyway, I paid all the damages. Yun nga lang. Natarayan ako at nasermonan. Ma, hindi ko naman gustong mangyari iyon. Na-curious lang ako kung kaya ko nang napaandar ang kotse. At least, you should know how to say sorry with her. Nakita mo, kung hindi pa ako dumating ay napalo na sana ng baseball bat ang kotse ko. Lalong nanlaki ang mga mata ni Alicia. Ganoon katapang ang may-ari ng kotse? Super taray, mami. Pero maganda. Napangiti na rin si Alicia. At marunong na palang tumingin ng maganda ang binatilyo ko? Of course naman, mami. Pero ang sigurado ko, mas nagandahan si Kuya Alexander. Sabay pindat nito sa binata. Ha? Mandy, ikaw talaga malisyoso. At bakit mo naman nasabing nagandahan ako? Hindi ako bulag, ano? Nakita ko yata nang hagurin mo ng tingin ang mukha niya habang nag-uusap kayo. At hindi lang iyon. Nang tumalikod ang babae, ay halos mabali ang leeg ni Kuya sa kalilingon. Nabatukan tuloy ni Alexander ang kapatid. Nagkatawanan ang mag-iina. Maganda ba, Mandy? Paniniyak ni Alicia. She's pretty. Ganoon lang. At siya ang tipo ko paglaki ko. Talaga ng Mandy? Banta niya rito. Bata ka pa'y marunong ka ng kumilatis ng babae. Eh, kanino ba ako magmamana? Natawa na lang ang binata. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo. Baka sa susunod ay hindi lang baseball bat ang ipalo sa salamin natin. Baka hagisan pa tayo ng granada. Muling nagkatawanan ang mag-ina. Matapos mag-shower, pahinamad na nahiga sa kama si Alexander. Ano kaya ang pangalan niya? Sayang hindi ko na itanong. Bumiling ng higa ang binata. Pero ang alam ko, may pakiramdam ako na magkikita pa kami muli. Pinilit niyang makatulog. Ngunit sadyang mailap ang antok kay Alexander sa gabing iyon. Baka bukas ay magkita kami muli. I'll see to it na magkikilala ko na siya. Why do I have this feeling that I owe something to her? Nakatulugan niya ang katanungang iyon. Malamit nang bumalik si Papa. Wika ni Alexander sa babaeng may 40 na ang edad. Makinis pa rin. At hindi pa halata ang mga taong nagdaan sa buhay nito. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kabuuan nito at hinagod ang kabuuan nito. Mula sa makinis na binting, hita at nakalantaday sa maikling suot na palda, mabilog pa rin ang balakang at maliit na baywang. So, nakaarko ang kilay nitong dinala ang tasa ng kape sa executive desk ng binata. Here, inumin mo habang mainit pa, Alexander. Well, hindi niya pinansin ang kape. Mas nakuha nito ang kanyang pansin. Yumuko ito para damputin ang nahulog na panyo. Bahagyang sumungaw ang maliit at makinis itong cleavage. Napabuntong hininga ang binata. Naalala niya si Cindy, his present girlfriend, na anumang oras niya tawagan ay siguradong available. May sasabihin ka, Alexander? Tanong nito sa natulalang binata. As you said earlier, darating na si Paolo. Yes.
sumandal siya sa executive chair at tumuon ang mga mata sa puting kisame. Sa kanya ka na ulit, Diana. What? At bakit? Nakita ni Alexander ang pag-asim ng mukha ng babae. Hindi ba pwedeng dito na lang ako? Your father was unpredictable. Masungit. Maraming do's and don't at irritable. And... Hey, pagpasensyahan mo na ang papa ko. Tumatanda na kasi. And besides, ikaw rin, Tita Diana. Wika niya sa tonong pagbibiro. Napasimangot ito. Excuse me, hindi pa ako matanda. Very efficient pa rin akong magtrabaho. Well, you're right. Wala rin naman talaga siyang maipipinta sa babae. Pero mas kailangan ni Papa ang tulad mo. You know her inside and out. Dahil noon pa kayong magkasama. That's why. It's about time na mag-hire na rin ako na sarili kong sekretarya. Alexander, mas gusto kong magtrabaho sa iyo. Matagal na kaming magkasama ng papa mo at nagkakasawaan na rin kami ng ugali. Samantalang ikaw, sa tingin ko, ay makakasundo kita basta maayos lang ang trabaho ko. I'm sorry, Diana. I really need another secretary. Please try to understand me. Lalong napasimangot si Diana at bumalik na sa pwesto nito. Dumaan ang mga sandali na hindi na sila nagkikibuhan. Maya-maya'y tumunog ang intercom. Sinagot ni Alexander. Dahil tiyak niyang walang balak na sagutin iyon ni Diana. Sir? Yes. Nasa line 3 po si Miss Margaret. Who's she? Aplikante ho. At may schedule sa inyo last week for interview. Kaya lang na late siya. Kaya nang dumating ay wala na kayo. Anong kailangan? That vacant position was already filled up. May nakuha na tayo. Right? Yes, sir. Kaya lang makulit. Saglit na nag-isip si Alexander. Okay. Sabihin mo na lang na mag-report siya sa akin at early in the morning, tomorrow. Yes, sir. Thank you, sir. Nawala na sa kabilang linya ang babae. Nang ibaba ni Alexander ang telepono, napansin niya na matiim ang titig ni Diana. Yes? Bakit mo ako tinititigan? Nakangiting tanong niya. Talagang desidido ka na napalitan ako sa pwesto ko? Hindi naman sa ganoon. Kaya lang. Oh, it's all right. Anyway, tama ka naman. Matagal na kaming magkasama ng papa mo. I should be faithful with him. Naiiling na ibinalik nito ang pansin sa binabasang papeles. Napaungol si Cindy. Si Alexander naman ay inis na umalis sa pagkakadagan dito. Napabangon si Cindy at hindi nag-abalang takpa ng kumot ang sariling kahubaran. Why? You're too aggressive. Umalis siya sa kama at nagtungo sa may bintana. Nagsindi siya ng sigarilyo at sunod-sunod na buga ng usok sa hangin ang ginawa niya. What? Ito man ay napaalis na rin ang kama at aboridong hinagilap ang kaha ng sigarilyo. At kailan mo pa inayawan ang agresibong kagaya ko? Mula nang makita ko ang babaeng iyon, tatlong sunod ng buga ng usok ang ginawa ni Alexander. At gusto ko siyang makitang muli. Nagbabago ang panahon, Cindy. I think I'm looking for a woman na medyo conservative this time. What? Nanlaki ang butas ng ilong nito. Hindi mo ibig sabihin na gusto mo na ako maging conservative.
Natawa si Alexander sa sinabi nito. I don't know. Alexander. Masuyong at tinig nito. Come on. Let's make love. Hindi kumibo si Alexander. All right. Kung ayaw mo, then fine. Hinagilap nito ang nahubad na mga damit. No. Don't get dressed, Cindy. We're not yet through. Maotoridad itong wika na binalingan ang babae. Hinanap na lamang nito ang cigarette pack at saka nagsindi. Alexander, bakit? Wait, iinom lang ako ng brandy. Dumako siya sa wine bar. Si Cindy naman ay pinakialaman ang component sa isang sulo at nagsalang ng CD. Pumailan lang ang mga malamyos na musika. Lumapit sa kanya ito at saka kinuha sa kanyang kupeta ng alak at suminsim. Both are naked. Nagsimulang magsayaw ito sa kanyang harap. Para sa iyo, Alexander, lahat ay gagawin ko. Wika nitong nagpatuloy ng maharot na pag-imbay ng hubad ng katawan. Trying to seduce him. At nagtagumpay ito. Alexander. Mas naging mapusok si Cindy sa pagkakataong iyon. Ito na ang nagpaunang manibasib ng halik. At nang sumunod na sandali, inubos niya ang lahat ng lakas sa pag-angkin dito. Gayunpaman, iisang mukha ang nakapagkit sa kanyang utak. Ang mukha ng babaeng na inkwentro sa parking lot ng Zaraja Building. Miss, hindi pa ba dumarating ang boss? Hindi na maikubli ang iritasyon sa mukha ni Marie. Kahapon ang tumawag siya dito ay nag-uumapaw sa kasiyahan ang kanyang puso. Dahil hindi sukat akalaing may tsansa pa siyang magkaroon ng trabaho sa malaking kumpanyang ito. Kahit kabado, dahil hindi na ang pinapuntiriyang posisyon ang mapupunta sa kanya. Susubukan pa rin niya kung makapasa siya para sa maging executive secretary ng manager. I'm sorry. Maliwanag naman ang sabi ni Sir sa akin kahapon. You report at early morning today. Early morning? Agap ni Marie. Kanina pa ako rito. Nakapag-lunch na kayo. Ako hindi pa. I'm sorry. Minsan kasi ay unpredictable ang schedule ni Sir. Anyway, kung naiinip na, you can go back tomorrow. Napatirik ang mga mata ni Marie sa matinding inis. Ngunit nagtimpi na lamang siya. Naisip niya na hindi yata ukol sa kanya ang makapagtrabaho sa kumpanyang ito. Thank you na lang. Wika niya sa pigil na tono. At saka ngumiti ng mapakla sa babae. Tumalikod na si Marie at lumabas. Nasa harap siya ng pintuan ng elevator ay tulala pa rin siya. Gusto niyang maiyak sa inis dahil nananadya ang pagkakataon. Ayaw pa rin siyang bigyan ng magandang trabaho. Ganito pala kahirap maghanap ng trabaho. No wonder. Ang iba ay nagpapakabusabos na lamang sa ibang bansa kaysa mamamasukan sa sariling bayan. Noon bumukas ang pinto ng elevator at iniluwa ang malaking lalaki. Nagtitigan sila nito. Nakilala ni Marie ang lalaking nakaaway sa parking lot noong isang araw. At sigurado siyang nakilala rin siya nito dahil sa matiim na pagkatitig sa kanya. At dito pala nagtatrabaho ang lalaking ito. Pairap na upumasok siya sa elevator at ito naman ang lumabas. Sino yung babaeng galing dito? Tanong ni Alexander sa receptionist. Kanina ay matagal din siyang napatitig sa saradong pinto ng elevator. May tila urge na sa kanyang kalooban na tawagin ang babae. Pinigilan ito. Ngunit sa anong kadahilanan? Hindi niya alam kung bakit. Sir,
Si Miss Maricar Fernandez. Kanina pa naghintay mula kaninang umaga. Naalala ni Alexander kung bakit narito ang babae. So, ito palang aplikante noong isang linggo pa. Makulit ayon sa kanyang receptionist. So she really in need of this job. Sa loob-loob pa ni Alexander. Napangiti siya ng lihim. Galit ba? Maluwang ang pagkakangiti niya sa kaharap. Inis lang, sir. Sinabi mo bang bumalik bukas? Yes, sir. Pinag-aralan ni Alexander ang resume ni Marie. Ayon sa scholastic record nito, ay matalino ang dalaga. Well-talented at isa sa mga skills ay ang pag-uwin. Wala pa itong experience sa clerical works. Undergraduate pa sa course ng fine arts. But she willing to undergo training and fast. And she's the fast learner. Maya-maya ay napakunot ang noon ni Alexander sa pagbasa ng importanteng detalye ng buhay ni Marie. Pareho ng patay ang mga magulang nito ayon doon. May kumudlit na alaala sa kanyang isipan at wala sa loob na denial ang numero sa kanilang bahay. Hello, ma? Alexander? What's the problem? Natatandaan mo pa ba ang pangalan ng batang babae na balak mong ampunin noon? Bahagyang natigilan si Alicia. Ma, what's her name? Ang natatandaan ko ay tinatawag ko siya na Marie. Hindi ba? Yes. Her name is Maricar. Wika ni Alicia. Yes. Napapitik na mga daliri si Alexander. Thanks, ma. Masiglang pagpaalam ni Alexander. Nang isinandal niya ang likod sa sandalan ng kanyang upuan, bumalik ang isang bahagi ng kahapong hanggang ngayon, ay dala-dala pa rin niya sa kanyang dibdib ang bigat. Maghapong pinaluhod ni Alicia si Alexander, at dahil sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggap ng bata na may kasalanan siya sa muntik ng pagkalunod ni Marie. Wala siyang nagawa kundi sundin ang parusa ng kanyang ina at umiyak. Hindi ko naman alam na mahuhulog siya sa swimming pool. Saad ni Alexander sa sarili habang nakasilip sa bintana. Hindi siya makatulog sa kakaisip kung paano hihingi ng sorry kay Marie. Ngayon lang kasi niya na-realize na wala namang ginagawang masama sa kanyang batang ampon ng kanyang mama. Hindi bali. Bukas ng umaga ay kakausapin ko siya. Hihingi ako ng sorry. Sasabihin kong bati na kami. Oo nga. Magkakaroon pa ako ng kalaro. Sa bagay mukha namang mabait si Marie. Maganda pa. Bati na kami para... Natigilan sa pag-iisip si Alexander. May natanaw siyang anino na galing sa bahay nila at patungo sa game. Si Marie yun. Agad niyang nakilala ang maliit na bulto ng batang babae. Aalis siya? Saan siya pupunta? Naku, lagot ako kay mama kapag naglayas siya. Nagpanik ang bata. Hindi niya malaman ang gagawin. Kung gigisingin niya ang mga magulang, baka maabutan pa ng mga ito si Marie. Kung siya naman ang hahapon, baka hindi ito papigil sa kanya. Ang huli ang piniling gawin ni Alexander. Mas gusto pa niyang siya na lang muna ang humabol kay Marie at kumausa. Baka magpagalitan na naman siya ng kanyang mami. Ngunit wala na ang anino ni Marie sa magkabilang dulo ng kali. Wala siyang natatanaw, kundi tahimik at madilim na daan. May ilang asong gagalagana. Naku, baka kung may anong nangyari kay Marie. Baka makasalubong siya ng mga salbahing mama. Baka makuha siya ng aswang. Labis-labis ang pag-alalang nadama niya sa kanyang dibdib. Kaya
saya ng kinabukasan ay nalaman ni Alicia ang paglalayas ni Marie. Lalong bumigat ang dibdib ni Alexander. Alam mo bang kasalanan mo na naman ang nangyari kay Marie? Kung hindi sa kasalbahian mo, hindi siya aalis. Mami, I'm sorry. Puntahan mo na lang siya sa Quiapo. Pakiusapan mo siyang bumalik dito. Pangako, hindi ko na siya aawain. Bati na kami. Umiiyak na wika ni Alexander. Napabuntong hininga si Alexander. Oo nga at pinuntahan ni Alicia sa Quiapo si Marie. Hindi na nito nakita roon ang bata. Sa loob ng maraming taon, naging pabigat sa dibdib niya ang pag-aalala kay Marie at paninisi sa sarili. And now that I see her, can I make it up to her? Tanong niya sa kanyang sarili. Pero ang ganda niya ngayon at mas matapang. Napangiti si Alexander sa isiping iyon. At least mukhang napabuti naman ang buhay niya. Bahagyang gumaan ang kanyang kalooban sa isiping iyon. And I have to do something para mas gumanda ang buhay niya. Paulit-ulit na daing na pumukaw sa naiidlip na diwa ni Marie. Akala niya ay bahagi pa iyon ng panaginip. Hindi siya nagkakamali. Sa silid ni Leonor nagmumula ang mahihinang daing. Kung kanina, malakas dahil nakarating sa kanya kahit pa na nasa estado siya ng kahimbingan. Maaari rin dahil sa bahagi na ng kanyang buhay ang babae. Kaya anuman ang nangyayari dito, ay tila kurot sa kanyang puso. Alam ni Marie, inaatake na naman ito ng kanyang sakit. Hindi na niya kailangan katukin ito. Nabuksan at bumunglaw sa kanya ang nakaratay na babae. Gulong-gulo ang kama nito at patag na patag ang katawan sa pagkakahiga. You know, nanikip ang kanyang dibdib sa pagbaha ng emosyon. Awang-awa siya sa babae. Kailan lang, matindi na ang paghihirap nito sa sakit. Ngunit ayaw naman magpa-hospital nito. Hindi na raw kailangan. Marie, hirap itong magsalita. Umangat ng isang kamay nito at pilit siyang inaabot. Kinuha niya iyon at masuyong hinawakan. Naupo siya sa tabi nito. Ang gamot mo. Kinuha niya sa lalagyan ang gamot nito. Huwag na. Pigil nito sa kanya. Nakainom na ako. Maupo ka sa tabi ko, Marie. Kinilabutan siya na tila bahaw ang tinig nito. Gayunpaman, iniwaksin niya ang isipin ng takot. Leonor, ano ba talaga ang sakit mo? Bakit ayaw mong ipagtapat sa akin ang katotohanan? Ayaw mo rin magstay sa hospital. Doon ay maaalagaan ka ng gusto. Tiyak ang paggaling mo roon. Marie, huwag mo na akong alalahanin, Leonor. Kaya ko nang magsumikap at magtrabaho dahil nais kong makatulong sa iyo. Nais kitang ipagamot. Gusto kong gumaling ka. Namiss ko na ang dati nating ginagawa noon. Nag-uulap na ang kanyang mga mata. Anumang sandali ay nagbabantang tumulo na ang kanyang luha. Mahal kita, Leonor. Ayaw kong mawala ka sa akin. Marie, pigil nito nang umangat ang isang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Wala tayong magagawa sa nakatakda ng mangyari. Tinanggap ko na ang aking kapalaran. Hindi tulad noon na pinipigil ko ang nakatakda sa aking buhay. Ngayon, nararamdaman kong hindi na. Please, Leonor, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Tuluyang humalagpos ang pagtitimpi niyang emosyon.
Ayaw sana niyang makita siyang ganito ni Leonor. Please, makinig ka sa aking Marie. Panahon na para malaman mo ang lahat-lahat sa akin. Pinahid ni Marie ng likod ng palad ang luha sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim. At saka tumitig sa nakahigang babae. Alam mong pares mo'y ulila rin ako. May malalayong kamag-anak ngunit na sa ibang bansa sila. Ikaw, Marie, ang tinuturi kong pamilya. Nang araw na mabunggo kita, alam ko na ang tungkol sa aking sakit. Leukemia. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Gusto kong itanong sa Diyos kung bakit ako pa. Ngunit nang makita kita, nakausap, at nalaman ang naging buhay mo, pumasok sa isip kong sa iyo ko ibubuhos ang nalalabi kong panahon. Naalala ni Marie ang panahong naging mabait ito sa kanya. Hindi lamang sa material na bagay siya binusog ni Leonor. Minahal at inaring kapatid nito. Hindi ko pa gustong mawala noon. Dahil sabi ko sa aking sarili, hindi pa panahon. Ayaw kitang iwan noon. Dahil baka hindi mo pa makaya. You're too weak. Baka mapahamak ka lamang kaya namang hinagad kong tumagal pa ang aking buhay. Naging masigasig ako sa pagpapagamot noon. Hindi ko namalayan na kahit pagumugol pa ng kayamanan para lang magamot ako, hindi pala mapigil ang nakatakda. Saka ko natantong naubos ko ng ilang bahagi ng aking kabuhayan. Naibenta ang ilan at ang iba'y nakasangla. Naalala ni Marie, madalas ngang umalis ito noon. Ngunit pagdating niya galing sa eskwela naroon na ito. Wala itong trabaho ngunit hindi nawawala ng pera. Leonor, please, dadalhin kita bukas sa hospital. Nagsusumamo ang kanyang tinig. Matigas ang naging iling nito. Hindi na. Nararamdaman ko na. At mas gugustuhin ko pang dito lamang hintayin. At kaya kita kinausap ngayon. Dahil sa iyo nakapangalan ang ilang natitira kong ari-arian. Pero may problema sa oras na malaman mo ang nakasaad sa testamento. Pero ang alam ko, kaya mong i-handle iyon. Gamitin mo ang matitira sa paghahanap sa nawawala kong kapatid. Alam ko, kaya nanatiling malungkot ang iyong mga mata dahil hindi mo pa rin natatagpuan ang iyong nawawalang kapatid. No, Leonor, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ang kilabot ay totoong nararamdaman niya. Lalo pat ang kamay nitong hawak niya ay tila yelo sa lamig. Ngumiti lamang ito. Matulog ka na. Wika nitong titig na titig sa kanya. Please, Leonor, at sa ayo at sa gusto mo, dadalhin kita sa hospital bukas. Nanatili ang ngiti sa mamad na labi ni Leonor. Masuyong inangat ang isang kamay at humaplos sa kanyang pisngi. Tulog ka na. Gabing gabi na. Ayoko. Mapupuyat ka. Hindi bale. Babantayan kita. At bukas na bukas din. Kahit pa mabigat ka kakargahin, kakargahin kita hanggang kotse. Determinado ang kanyang boses. Matulog ka na sa iyong kwarto. I'll be fine here. No, dito ako. Mapupuyat ka. Masuyong haplo sa palad nito ang naging tugon ni Marie. Okay lang. Doon niya siya natulog para mabantayan ang babae. Kinabukasan, malamig na ang kamay ni Leonor. Ang nakagisna niyang kahawa kamay. Leonor? Saka niya na-realize na wala na ang babaeng naging magulang niya sa ilang panahon.
Naging maayos naman ang libing ni Lino, na may nakuha na palang memorial plan sa isang kilalang memorial garden. Pagkaraan ng libing, ay dumating si Attorney Ruiz. Mahigit 50 na ito, at base sa anyo nitong kagalang-galang, ay masasabi ni Marie na mabait ito. Babasahin ko na sa iyo ang testamento ni Leonor. Hindi ba maaari sa ibang araw na lang, Attorney? Pakiusap ni Marie. Tila hindi pa nakahanda ang kanyang kalooban sa malaking pagbabago ngayon sa kanyang buhay. Noon ang kanyang mga magulang ang magkasabay na nawala. Pagkatapos ay si Paolo, ang kanyang nag-iisang kapatid na inampo ng malayong kamag-anak. Pagkatapos si Mama Alicia, nawala sa kanya dahil sa naging sakim na anak nito. Nawala si Inday Mina, at ngayon si Leonor. Nawala rin sa kanya. Iha, may bilin si Leonor noon na pagkatapos ng kanyang libi, ay basahin ko sa iyo ang kanyang testamento. Sige ho. Ang bahay at lupa sa Green Hill Subdivision ay ipinamana ko kay Marie, kasama ng maliit na palaisdaan sa Bulacan. Sa akin niya ipinamamana ang bahay at lupang ito. Mahal na mahal ni Leonor ang bahay na ito. Alam niyang pagyayamanin mo ito kung sakali. Kaya lang, nakasangla ito. Ginamit niyang iba sa pagpapagamot at pagpapaaral sa iyo. May mga inupahan din siyang tao para hanapin ang kapatid mo. Napakadakila ni Attorney. Pero ano ngayon ang balak mo? Kailangang matubos sa pinagsanglaan ang bahay at lupang ito. Hanggang kailan ho ang tani? Isang buwan. Maaari ko ba ipagbili sa mismong pinagsanlaan, Attorney? Oo. Ngunit siya ay natigilan. Alam niyang mahal na mahal ni Leonor ang bahay na iyon. Kaya ba niyang ipagbili iyon sa iba? Sige ho. Pag-iisipan ko na rin ho ang mga bagay na ito. Sige. Just call me up. Okay? Glenda? Bumakas ang katuwaan sa mga mata ni Marie nang makita ang babaeng bumaba mula sa tricycle. Ate Marie, ngunit natigilan ito nang makitang nakaitim siya. Lumungkot ang mukha niya. Wala na siya, Glenda. Ha? Bakas din sa mukha nito ang kalungkutan at nakita niyang nangaligid ang luha sa sulok ng mga mata. Kanina lang siya inilibing. Halika na muna sa loob at doon na tayo mag-usap. At least magkakasama pa rin tayo rito. May problema, Glenda. Nagtatanong ang mga mata nito. Wala akong pera para ipasahod sa iyo. Hindi ibig sabihin noon ay ayaw ko na isa iyong serbisyo. Pero pwede ka nang mamasukan sa iba. Saglit na nag-isip si Glenda. Paano ka? Nag-iisa ka dito? Napabuntong hininga si Marie. Wala naman akong choice. Hindi naman kita kayang iwan. Isa pa, may bilin sa akin si Ate Leonor. Nakapagwala na siya, ay huwag kitang pababayaan. Ibig mong sabihin, dito na lang ako. Kung papayag ka. Natural. Mahirap yata na walang kasama. Pero hindi bali. Parang magkapamilya na lang ang magiging turingan natin. Pinalipat na lang niya ito mula sa maid's quarter sa isa sa mga guest room roon. Hindi na nila ginamit ang kwarto ni Leonor bilang respeto sa mga gamit na naiwan ito. Here, inilapag ni Chris ang isang brown envelope sa mesa ni Alexander. Kompleto na ba ito? Yes. Thank you. What is so special about that girl, Alexander? Curious na tanong ni Chris matapos maupo sa silyang nasa harap ng mesa niya.
Wala lang. Nagkibit-balikat ito. May malaki ba siyang atraso sa iyo? Wala naman. Interesado lang ako sa buhay niya. Nakangiting wika ni Alexander sa kaibigan detective. What? Pwede ba? Babasahin ko ng report mo. Okay lang? Sure. Natatawang nagpaalam na si Chris matapos kunin ang kaukulang bayad ng binata. Sino ang kausap mo? Tanong ni Glenda kay Marie. Nang ilapag niya ang telepono at pagkatapos ay natulala na siya. Si Attorney Ruiz. Nagtatanong kung nakapag-decide na raw ako. Tila wala pa rin sa loob na tugon niya. Ano nga ba ang desisyon mo? Hindi. Ayokong ipagbili ang bahay na ito. Malaking bahagi rin ng pagkatao ko ay narito. Isa pa. Napakahalaga kay Leonor ang bahay na ito. Anong balak mo? Bahala na. Gagawa na lang ako ng paraan at hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Sa bagay. Sayang din naman na ibenta itong lupa't bahay. Isang telegram ang dumating kay Marie bago pa man siya makapagsimulang maghanap ng trabaho. Talaga? Pinagre-report ka sa si Raja? Yung dati mong pinag-a-applyan ng trabaho. Hindi rin makapaniwalang tanong ni Glenda. Oo, at kailangan ngayon na. Tuwang-tuwang wika ni Marie. Aba, bakit hindi ka pa umalis? Kailangan ipakita mong qualified ka sa posisyon na iyan. Saglit na natigilan si Marie. O bakit? Naalala ko kasi yung lalaking nakabangga ko noon dito sa compound ng si Raja Building. Baka mamaya ay malasin na naman ako kapag nakita ko siya roon. Sus, ikaw talaga. Ang sabi mo nga ay gwapo. Bakit ka naman mamalasin? Dahil siya si Alexander. Ang taong mula pa pagkabata ay gumulo na sa buhay ko. Sir, si Miss Marie is here. Shall I send her in? Yes. Send her in. Bumaling kay Marie ang receptionist. Pasok ka sa pintong iyan. He's waiting for you. Thank you. Kinakabahang humakbang patungo sa nakapinid na pinto si Marie. Naroon ang takot sa kanyang puso na baka hindi pa rin siya matanggap sa trabaho. Alexander, Executive Vice President. Have a seat. Amusement ang mga nasa mukha ni Alex habang pinag-aaralan ang alanganing ngiti sa mga labi ng dalaga. Sa ilang saglit ay nalito si Marie. Of all people, si Alexander pa lang may-ari ng kumpanyang gusto niyang pasukin. Miss, untag ni Alex sa kanya. Tumuon ang paningin niya sa mukha nito. Maliit na talaga ang mundo. Palagay ko hindi ako interesado sa trabaho. Wika niya sabay talikod. Marie, tawag nito sa kanyang pangalan. Sa kung anong dahilan, ay napahinto siya dahil masuyo ang pagkakabigkas ng kanyang pangalan. Bakit? Hindi pa tayo nagkakausap. Aalis ka na. You heard me right. Hindi na ako interesado sa trabaho. Kailangan mo ng trabaho. None of your business. Malakas ang tono ng boses niya at saka hinawakan ang knob ng pintuan. Ngunit tila walang lakas para pihitin iyo. Please stay for a while, Marie. Hindi na tayo bata para umakto ng ganito. Kung galit ka sa akin noon dahil sa mga nagawa ko, please, patawarin mo na ako. Bakit ba? Ikaw itong matindi ang pagkakadiri sa akin.
na parang pangbaktir ako na hindi pwedeng maglalapit sa iyo at sa mama mo. Please. Nagsusumamo ang tinig ni Alexander. Walang kurap ang pagkatitig sa dalagang nanatiling nakatayo sa harap ng pinto. Kinakamusta ka ni mama? Dugtong pa nito. Walang tugon mula sa kanya. Maraming nangyari, kaya ang galit ay narito pa rin sa kanyang dibdib. Hindi maalis. Sa halip na sagutin ito'y nagawa na niyang pihitin ang nap at nagtuloy-tuloy sa labas. Akala ba niya ay mauuto niya ako? Pati si Mama Alicia ay sinasali pa niya. Ngunit tila naman may nabuhay na pananabik sa kanyang puso. Sa pagkaalala, sa babaeng minsan ay muntik na niyang maging ina. Kinabukasan, ginising si Mary ng mahinang katok sa pinto. Natatamad na binuksan niya ang pinto. Bakit? Si Glenda ang napagbuksan niya. May delivery para sa iyo. Ha? Dahil inaantok pa, bahagya pa siyang nakapikit. Flowers for you. Ha? Tuloy ang napamulat ang mga mata niya nang makita ang pumpon ng mga rosas. Para sa akin? Maani ang tanong. Ikaw talaga manihim. Hindi ko alam na may admirer ka na pala. Kantsaw nito sa kanya. Admirer? Wala akong manliligaw. Alam mo naman na hindi ako nag-i-entertain ng mga lalaki. Hindi ba? Totoo naman iyon. Naging aloof siya sa mga lalaki. Marahil ay dahil na rin sa galit niya noon kay Alexander. Itapon mo iyan, Glenda. Utos niya rito. Bakit? Sayang naman. Dahil hindi ko kilala ang nagpadala niyan. May tarheta naman. Basahin mo. Napilitan siyang basahin ang nakasaad doon. Alexander. Napalakas ang kanyang tining. Kay Alex pala galing. Kilala mo naman pala. Tila kinikilig si Glenda. Mukhang mayaman. Ay nako. Lalong dapat mong itapon iyan. Mariin niyang utos kay Glenda. Kailang sayang naman. Sayang, akin na lang. Saka nito inilagay sa magandang vase ang mga bulaklak. Doon ko ilalagay sa silid ko. Wag. Akin ang mga iyan. Ngunit nanatili na lang sa utak niya ang bagay na iyon. Sa halip ay sinaway niya ang kanyang sarili. No. Mayabang si Alexander. Pangit ang ugalit dahil mayaman. Ay iniisip niyang mapapalambot niya ako sa ganoong mga bagay. Let's go. Sandali na lang. Muling pinihit ni Marie ang susi sa ignition key. O bakit? Ayaw mag-start. Sira na naman ang makina. Ano? Hindi mo pa kasi ibenta itong kotse. Magastos din ang maintenance nito. Akala mo. Alam mo naman na pamana sa akin ito ni Lunol. Hindi ba? Oo nga. Kaya lang. Natigilan sa pagsasalita si Marie nang makita niyang kotseng pumarada sa harapan ng bahay nila. Buhat doon ay bumaba ang isang matangkad na lalaki. Si Alexander. Tila nilindol ng kaba ang dibdib niya. Need help? Tanong nito ng palapit na sa kanila. Lumuwang ang ngiti ni Glenda. Kumislap ang mga mata at halatang nagsuswon sa bagong dating. Ay oo. Tamang-tama ang dating mo. Marunong ka bang magmekaniko? Tanong ni Glenda sa lalaki. Di ka agad nakapagsalita si Marie sa biglaan.
Ano ang kailangan nito sa kanya? Napabilis lang ang baba niya sa sasakyan. Nang lapitan nitong unahang bahagi ng kotse at itinaas ang hood niya. Don't touch my car, okay? Mind your own business at hindi ko kailangan ang tulong mo. Look here, man. No. Get lost. Napabuntong hininga na lang si Alexander. All right. Pero babalik ako. May pag-uusapan tayo. Pagwika niyon ay bumalik na sa kotse nito ang binata. Mabilis na nawala sa kanilang paningin ang lalaki. Napatingin sa kanya si Glenda. Bakit? Sino siya? Wala. Pagkakaila ni Marie. Nayayamot siya. Di mawari kung dahil sira ang kanyang kotse o dahil sa pag-alis ng lalaki. Alin sa dalawa? Hindi sila natuloy sa pagpunta sa Bulacan. Nagtawag na lamang ng mekaniko si Marie. At inaayos ngayon ang kotse sa loob ng kanilang bakuran. Ibinuhos na lamang ni Marie ang sarili sa pagpipinta. Kahit paano, ay naturuan siya ni Leonor sa hilig nito. Kaya na-develop ang skills niya. Ngayon wala siyang trabaho. Baka sakali matanggap sa kahit sa saang publication ng mga romance pocketbook ang mga gawa niya. Attorney Ruiz, good morning ho. Wika ni Marie, pagbungad pa lang sa opisina ng abogado. Ngunit bahagyan siyang natiginan nang makitang may kausap ito. Good morning, Iha. Mabuti dumating ka na. Oho. Pero may kausap pala kayo. Babalik na lang ako. At... No, Iha. Talagang hinihintay kita. Please sit down. Alanganing maupo sa harap ng lalaking titig na titig sa kanya. Hindi ka agad siya nakapagsalita ng sasabihin. Marie, siya ang aking panganay na anak. Si Joven. Still studying sa law school. Joven. Si Marie. My pleasure to meet you, Marie. Agad itong naglahad ng palad. At tubiliman, ay tinanggap niya ang palad nito. Bagamat mabilis ding binawi. Naiilang siya sa matiim na titig nito. Iho, iwan mo muna kami ni Marie. Yes, Dad. Isang ngiti ang iniwan nito sa kanya. Marie, kaya kita pinatawag ay dahil nakikipag-communicate sa akin ang pinagkakasanlaan ng bahay at lupa mo. Kailangan na raw nila ng pera sa lalong madaling panahon. Hindi pa hulag pa sa isang buwan ang tanim. Sakali bang dumating ang takdang araw, ay may itutubos ka sa kapalit ng titulo? Hindi siya nakasagot. Paano siya magkakaroon ng pantubos? Pang-araw-araw nga ng gastos ay wala sila. Yung hung nasa Bulacan ay pwede kong ipagbili. Mahirap magbenta ng ganoong kadali. Bukod sa malayo iyon, baka baratin lang ng buyer. Kung ako ho kaya makipag-usap sa kanila, Attorney Ruiz, that's the least you can do. Anyway, naisip ko na rin yan kaya iginawa kita ng appointment sa kanila. Talaga ho? Pero hindi ba dapat na naroon ka rin sa paghaharap namin? Saka na lang iyon, Marie. Kapag nakapag-usap na kayo. Sige ho. Kare-kare. Daing na bangus. At may dessert pa. Bakit ba? Mukhang may hinihintay kang very special na tao. Tanong sa kanya ni Glenda. Darating ngayon ang pinagsasanlaan nitong bahay at lupa. Gusto ko naman kahit paano ay makita niya ang hospitality natin. Anyway, naniniwala akong mabait sila. Lalo pa't binigyan nila ako ng chance na makipag-usap sa kanila. Well, let's hope. Ika-anim ng gabi. Gayak na ang dalawa. Maayos na ang mahabang mesa. Ang mga plato, kutsara at tinidor. At inilabas nila ang magagarang baso ni Eleonore.
Nakabihis na rin si Marie. Bistidang cream at bahagyang pulbos lang ang ipinahid niya sa kanyang mukha. Ang kanyang mahabang buhok ay hinayaan niyang nakalugay. Wala pa ba? Untag ni Glenda na pares niya ay naiinip na rin sa paghihintay. Wala pa. Ang iritasyon ay hindi na maikubli sa kanyang mukha. Kahit kailan, ang mayayaman talaga mahilig magpaka-importante. Eh, ano bang oras ang sinabi sa iyo ni attorney? Saglit siyang nag-isip. Hindi ko na matandaan. Basta dinner lang. O, hintay na lang tayo. May kulang kasi sa iyo kaya hindi ka nagkakaganyan. Ano? Love. Pwede ba, Glenda? Kung ayaw mong masira ang mood ko. Oo na. Umingos lang ito sa kanya. Siya nga pala. Anong nangyari sa mga dilamong illustration sa publication? Pinatatawag ako bukas. Malakas na busina ng sasakyan ang pumukaw sa pag-uusap nila. Ayan na. Napaitad si Glenda. Bubuksan ko na ang gate. Mabilis itong lumabas. Habol ang tanaw ni Marie si Glenda. Nakaramdam siya ng kaba. Sa hindi malamang dahilan. Liham siyang nagdasal na sana ay mabait ang makakaharap niyang tao. Pagbigyan sana siya. Marie, he's here. Wika ni Glenda matapos buksan ang pinto. Hi. Ikaw? Kulang ang sabihing muntik ng malaglag sa kinauupuan si Marie na makilala si Alexander. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti ang binata. Nakatayo. Hindi mo pa kasi ako pinapaupo. At bakit kita pa uupuin? You're not expected here. Kaya mabuti pang lumabas ka na. Amusement ang mababasa sa mukha ni Alexander. Nakita nito ang pagkataranta sa kilos niya. Bakit? Sino bang inaasahang mong bisita? Ganting tanong nito. Nakusa ng naupo sa naruong sofa. Isang importanteng tao. Angin niya. Mas naging matiim ang titig nito sa kanya. And for a while, nagpakiramdaman sila. Napalunok siya. Kasunod na yun ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Umalis ka na rito. Sa wakas ay nahamig na niya ang sarili. But why? Makulit ka ba? O bingi? May inaasahan akong bisita. Okay? Sino? Wala ka na roon. Talaga? Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang in-expect mong bisita? Ha? Unting-unting nag-iba ang kulay niya. Paano? I'm Alexander, ang anak ng pinagsanglaan nitong bahay at lupa ninyo. Tila nagkakalokong yumukod pa ito. Hindi ako. Natigilan si Marie. Hindi naman imposibleng ito ang anak ng pinagsanglaan ni Leonor ng bahay at lupang iyon. Naisip niya. Mayaman ta naman talaga ang pamilya ni Alexander. So, can we talk now? Napilitan si Marie na maupo sa sofa. Kailangan niya kasi gawin iyon dahil nanlalambot ang tuhod niya. Bakit pala hindi muna tayo kumain? Putol ni Glenda sa namumuong tensyon. No thanks. Sa bahay na lang. Iling ni Alexander. Oo nga. At hindi inaasahan ni Marie na ito ang kanyang bisita. Parang kinurot ang kanyang puso. Sa isiping tinanggihan nito ang pagkain pinaghirapan niyang iluto. Can we proceed? Wika nito. Sure. Tila naman ay may pagpipilian pa siya. Anyway, ipagbibili ko na nga pala ang bahay at lupang ito. Marie, ang nakikinig ng Glenda ang unang nagriya. Hindi ako dapat makiusap sa lalaking ito.
Dikta niya sa isip matapos makaramdam ng pagtutol mula sa kanyang puso. Ang sabi sa akin ni Attorney Ruiz, makikiusap ka raw sa akin. Para, nagbago na ang isip ko. Ganoon kadali? O dahil nalaman mong sa akin ka pala makikipag-usap? Wala ka na roon. Alam mo, para kang bata. Pakialam mo. Hindi ka ba nanghihinayang sa mga alaalang na iwan ni Mrs. Bren Camino sa bahay na ito? Ang sabi sa akin ni Attorney Ruiz ay mahal na mahal ito ng nakaampon sa iyo. So, ganoon lang kadali na i-dispose mo ang ari-arian niya? May kalakip na galit ang tinig ni Alexander. Nag-init ang pisngi ni Mari. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng mga ganyan. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko. Ikaw, mula pa pagkabata ay kilala na kita. Wala kang alam kundi manakit ng kalooban ng kapwa mo. Napabuntong hininga si Alexander. Aminado naman ako sa naging kasalanan ko sa iyo noon. Pero hindi mo pa ba ako napapatawad? At bakit ko gagawin iyon? Ni hindi ko nga alam ang motibo mo sa pakipaglapit sa akin ngayon. Isa pa, ang tuta, lumaki man ay aso pa rin. Nagbabago ang tao man. Kung naniniwala ka lang sa akin, noong gabing umalis ka, nagsimula na akong magbago. Pinagsisihan ko na ang mga kasalanan ko sa iyo. Sa loob ng nakalipas na mga taon, walang naghari sa kalooban ko, kundi ang takot at bigat dahil sa pag-alala kung ano ang nangyari sa iyo. Bahagyang natigilan si Mari. Kung maniniwala siya sa mga sinasabi nito, baka isa na naman iyon sa pain. Ngunit kung hindi naman, ano ba ang mapapala nito sa kanya? Mawawala sa kanya ang bahay na iyon. Hindi niya mamimaintain ang mga alaalang na iwan ni Leonor. Why not giving me a chance, Mari? Paanas na wika nito. Walang maapuhap na kataga si Mari. May proposal sana ako sa iyo. Ano iyon? Pakasal ka sa akin. Sukat sa narinig. Muling bumangon ang ngit-ngit sa dibdib niya. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Angil niya. Kung gusto mo naman, be my private secretary. Alexander, you're impossible. Bakit? Dahil hindi ka panipaniwala ang alok ko? Alright. Kung ayaw mong pakasal sa akin, iyon na lang ang huli. Be my private secretary. Napailing si Marie. Tapos na ang pag-uusap nito. Tumayo siya mula sa sofa. Wala ka pang desisyon. Mari, I need your answer right now. Huwag mo nang dagdagan ang galit ko sa iyo, Mr. Alexander. Hindi ko pa nakakalimutan ang mga paglalaro mo sa akin noon. You don't have to recall the past. I was too young then. Natural na pilyo. At kung minsan, ay salbahe. Pero sa palagay mo ba, magagawa ko ang ganoon ngayon? Kahit ano pa ang sabihin mo, alinman sa dalawang alok mo, ay wala akong gustong piliin. Napabuga sa hangin si Alexander. Alright, I'll give you one night to think it over. Bukas ay kailangan ko ang solidong pasya mo. Alam mo naman ang bahay namin, sa dati pa rin. Kung ang pagpapakasal sa akin ang pipiliin mo, doon ka tumuloy. Kung trabaho naman, sa office na lang. Pagkawi ka noon, ay umalis na ang binata. Naiwang natitigilan si Marie. He's good. Mukhang ang bait-bait niya. Bakit ayaw mo siyang pagbigyan? Kung ayaw mo maging private secretary niya, di pakasal ka sa kanya. Biglang wika ni Glenda. Inirapan niya ang kanyang kaibigan.
He's waiting for you, ma'am. Nakangiting wika ng receptionist. Nanaka talaga sa bungad sa ikalawang palapag ng Saradja Building. Bahagyang kumunot ang noon ni Marie. Kung makangiti ang babae, tila ba inaasahan nito at ni Alex ang pagdating niya. Salamat. Taas noong humakbang siya patungo sa opisina ni Alex. Tatlong kaktok ang ginawa niya bago itinulak ang pinto. I'm glad you came. Formal ang mukha ni Alexander. Bihim naman siyang napasingha. Kahit naman hindi nakangiti ang binata, gwapo pa rin ito. Bukod doon, bakit nakaiba yata ang dating ng titig nito sa kanya ngayon? Nakapagdesisyon na ako. Pinilit niyang huwag maging stammer. Good. You may sit down. May bahagyang angin ang tinig nito. Tumaas ang kilay ni Marie. Galit ba ito? Dahil narito ka sa harap ko, Miss Marie. Hindi ba't dapat na pati ang isip mo ay naririto rin? Ha? Napatitig siya rito. Tulala ka kasi. If you don't notice. Anyway, ang ibig sabihin ng pagpunta mo rito ay payag kang maging private secretary ko. Hindi ba? Oo. Pero may gusto lang akong liwanagin, sir. What is that? Ang titulo. Ibibigay mo na sa akin o kailangan ko pang pagtrabahuan muna? Napabuntong hininga si Alexander. May isa akong salita. The mere fact na namili ka sa kondisyong ibinigay ko, makukuha mo ang titulo kahit hindi ka pa magsimula sa pagtrabaho. Aasahan ko na lang na ikaw mismo ay may isang salita. Pagkawi ka niyo, ay may kinuha sa drawer ang binata. Here. Saka inabot sa kanya. Lihim na hindi makapaniwala si Marie habang dinampot ang titulo ng lupat bahay ni Leonor. Hanggang kailan ko pagsisilbihan ito? I mean, gaano ako katagal na walang sweldo? O gaano kalaki kakaltasin sa sahod ko habang nagbabayad ako sa iyo? Hindi ko ba nasabi sa iyo aninman sa pipiliin mo ay may matatanggap kang karapatang pabuya? Ha? Buo ang tatanggapin mong sahod. Bakit? Anong bakit? Ang ibig kong sabihin, paano ako makababayad sa... Darating tayo sa ganyang usapan. Anyway, dahil alam kong gipit ka ngayon, hindi muna kita sisingilin. Takang-taka si Marie. Ngunit pinigil niya ang sarili na mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kang mag-ilusyon. Baka gusto lang niya magbayad sa kasalanan sa iyo noon. Ukilkil niya sa sariling utak sa bagay na iyon. Kailan ako magsimula? Tanong niya. You can start now. Ha? May mga asikasuhin pa kasi ako. Okay. Tomorrow will be fine with you. Yes. Saan ako madidestino? There. Itinuro ni Alexander isang mesa na nasa isang bahagi ng opisina nito. Bilang private secretary ko, you should be here all the time. Ayoko kasi nang tatawagin pa kita sa labas kapag may kailangan ako sa iyo. So, ibig sabihin iyon, ay raw-araw nang magtatama ang mga mata natin. Magkakabunggo ang mga balikat natin. At malalanghap ko ang hiningang ibubuga mo sa hangin. Okay lang. You have no choice. Gusto niyang irapan ang binata, ngunit pinigil niya. Talaga namang wala siyang choice. Bagamat may trabaho na kinabukasan, binalikan pa rin ni Marie ang mga paintings na dinala niya sa isang publication. Mabuti naman at approved lahat. Wika na kasama niyang si Glenda
At least, may panggastos tayo habang hinihintay ang sweldo mo. Oo nga. Anyway. Marie, tawag na isang lalaking pasalubong sa kanya. Ha? I'm Joven. Remember me? Gumiti ang lalaki kaya naging simpatiko ito. Yes. I'll remember you. Anak ka ni Attorney Ruiz, hindi ba? Right. Ipinakilala ni Marie si Glenda sa lalaki. Ngunit nang magpaalamanan sila, naaalis na ay nagpilit itong umagapay sa paglalakad nila. Nakakahiya sa iyo. Baka may lakad ka. Wika niya na gusto lang itaboy ito. No, it's alright. Siya nga pala. Pwede bang pumasyal sa inyo mamayang gabi? Bakit? To know you better. Nagkatinginan si Glenda. Nanunudyo ang mga mata nito. Marie? Ikaw, bahala ka. Sabi ko na nga sa iyo, may ibubuga ka sa painting. Kahit paano ay naturuan ka rin ni Ma'am Linong. Hindi ba? Wika ni Glenda habang pauwi na sila. Hindi sila magkandadala sa pinamili nilang grocery at ilang stocks para sa bahay. Oo naman. Anyway, she's my mentor. Lahat ng magagandang bagay na nangyari sa akin, dahil sa kanya. Talaga. Siya nga pala. Kung ganyan magsisimula ka na ng work mo, di ka na makakapag-painting. No. I'll find time. Huminto ang taxi ng sinasakyan nila sa tapat ng gate ng bahay nila. Isang puting kotse ang nakahimpil doon. May bisita tayo. Sino kaya? Bagaman lihim ng kinakabahan si Marie. Baka si Alexander na naman ang bisita niya. Buhat sa kotse ay bumaba ang isang lalaki. Ay si Joven pala. Bulalas ni Glenda. Hi. Bati nito habang pasalubong sa kanila. May I? Kinuha nito ang mga dala niya. Thanks. Napasyal ka. Wika niya habang binubuksan ang pinto ng bahay nila. I told you, dadalawin kita. Oo nga pala. Halika, tuloy ka. Salamat, sagot ng binata. Sa loob ng bahay, ilang minuto na silang magkaharap ay wala pa rin sinasabi si Joven. Para itong dalang na pinukpok sa ulo. Panay naman ang hikab ni Marie, pero hindi naman niya magawang bastusin ang bisita. Joven, may pasok pa kasi ako bukas. Sa wakas ay sabi niya nang mag-alas 11 na ng gabi. Ha? Ano? First day ko sa trabaho. Matutulog ka na? Sana. Sa wakas ay nakahalata na ang lalaki at nagpaalam na ito. Laking pasasalamat ni Marie. Gayunpaman, inihatid niya sa labas ng pinto si Joven. Sige, good night. Bahagya pa itong kumaway bago sumakay ng kotse nito. Good night. Ginandihan niya ng kaway nito. Akmang isasara na niya ang pinto nang may mahagip ang kanyang paningin sa isang kotseng nakaparada sa di kalayuan. At kung hindi siya nagkakamali, kotse iyon ni Alexander. Anong ginagawa niya rito? Nag-iispiya sa akin? Litong isinira niya ang pinto. Umabot pa sa kanyang pandinig ang pagsagitsit ng gulong ng sasakyan palayo. Pati makina niyon ay waring umaang. Unang araw ni Marie sa opisina. Kahit puyat, ay pinilit niyang makarating lang maaga roon. Ngunit sa pagkadismaya niya, naunahan pa rin siya ni Alexander. Traffic kasi, kaya na-late pa rin siya. Good morning, sir. Matalim ang titig na ipinukol nito sa kanya. You're late.
maotoridad ang tinig nito. Ngunit hindi doon nakatuon ang pansin ni Marie. Ang preskong tingnan ng binata. Halatang bagong paligo at bagong ahit ito. Bahagyaran niyang nasasamyo ang kulong na gamit nito. Idagdag pa ang maganda nitong pagdadala ng collar shirt na suot. Tila tuloy siyang namalikmata sa pagtitig dito. Miss Marie, untag dito sa lumilipad niyang diwa. Why are you late? Tila naman natauhan si Marie at pilit na pinakalma ang pag-uunahan ng tibok ng kanyang puso. Sir, 8:05 pa lang naman. Traffic kasi. Gusto kong maaga kang darating dito sa opisina. You have to adjust para makagamayan mo ang trabaho mo rito. Nakadama ng pagre-rebelde si Marie. Ang alam ko, you forced me into this situation. Bakit ka kumagsalita? Para bang gustong gusto ko ang trabaho ko? Naningkit ang mga mata ni Alexander. Humakbang ito papalapit sa kanya. I know. Parang pinili kita sa trabaho mo. Pero the mere fact na tinanggap mo iyon at bigyan kita ng sapat na kabayaran bilang pabor, you should be at least responsible to your job. Napalunok si Marie at bahagyang napaatras. Ngunit dahil saradong pinto na nasa likod niya, nasukol siya roon. Naumid ang kanyang dina, hindi dahil sa sinabi nito, kundi sa mabilis nitong paglapit sa kanya. Inched away, nakatayo na ito sa harap niya. Nakatitig sa mukha niya na tila isa siyang bagay na dapat pag-aralan. Ano ba talaga ang trabaho ko? Tanong ni Marie sa kanya. Pinilit niyang patatagin ang sarili. Pwede ba? Ibigay mo na ang detalye ng trabaho ko. Iniwas niya ang paningin niya dito at akmang lalayo. Stay where you are. Ngunit mabilis itong naitukod ang isang kamay sa saradong pinto. Kaya natigil siya sa paghakbang. Alexander, I mean, sir. Naniin ang palad niya sa dibdib nito upang lumaki ng bahagya ang pagitan nila. Kaya ka na po yan dahil nag-i-entertain ka ng bisita kagabi. Hindi ba? Ha? So, that's it. Si Alexander nga ang may-ari ng kotseng na tanaw niya kagabi. It's my personal. And, but since this is your first day in this office, dapat ay inagahan mo ang tulog at sinabihan mo na lang ang bisita mo na sa ibang araw na lang bumaling. Hindi ba? Ano ba ito? Private secretary ang trabaho ko sa iyo. Wala kang pakialam sa personal kong buhay. Ganoon, na-alerto si Marie. Bagya pa kasi inilapit ni Alexander ang mukha sa kanya. Kung sa bagay, I can't blame that guy. You're beautiful. Kumilos ang isang kamay nito, pahaplo sa kanyang pisngi. Wag. Be still. Ngunit lalo pang inilambit ni Alexander ang katawan sa kanya. Maya-maya ay dumausdos pababa sa may liig niya ang palad nito. Alexander, you're going too far. Sa wakas ay nagawa niyang ipaalala rito. Why? Natawa ang binata. Dahil mapangahas ang palad ko? Huminto ang palad nito sa pagdausdos pababa. You can't blame me. You're too stubborn. Kailangan ipadama ko sa iyo kung sino ang dapat masunod sa opisinang ito. Ha? Napaawang ang bibig niya. Ngunit dahil sa kanyang ginawa, hindi siya aware na nagpawala iyon sa hinaho ni Alexander.
Walang babalang itinawid nito ang pagitan ng mga mukha nila. And before she know it, magkalapat na pala ang mga labi nila. Iyon ang kanyang unang halik. Parang umikot ang mundo niya. Bumilis ang ikot niyon. Bumilis ng bumilis. Tapos ay para siyang nagising sa saglit na pagkakaidlim. Paano ay naramdaman niya ang palad nito? Ay nagsisimula ng humaplo sa kanyang likod, pababa sa may balakang niya. And the need to touch him, to feel him touching her, grow stronger, na parabang iyon lang ang dapat. Ilang sandali rin nagtagal ang pagsasalo nila sa matamis na halik na iyon. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Buhat doon ay pumasok ang dalawang tao. Nasaksihan ang magandang eksena. Alexander. Mabilis na naitulak ni Marie ang lalaki. Automatikong namula ang kanyang pisngi at hindi malaman kung paano aayusin ang kanyang sarili. Nagpakayuko-yuko ng ulo para maikubli ang mukha sa kahihiyan. Unang araw niya sa opisinang iyon, disaster agad ang sumalubong sa kanya. And she blamed herself dahil sa napakahina niya. Mama, samantala ay hindi man lang binakasan ang pagkatakot o pagkahiya si Alexander. Mandy, kasama ka na naman ni Mama. Hay nako, kinulit ako. Saka tumuon ang paningin ni Alicia kay Marie. Marie? Oho. Wika niya habang sabay ko, pinagkuskus ang magkadaop na mga pala. Ako nga humama, Alicia. O Marie, buong kasabi kang nilapitan siya ni Alicia. Hindi siya nakailag ng yakapin ito. Mama Alicia, at natuklasan din ni Marie na may nakatago palang pananabik sa kanyang puso para rito. Kamusta ka na? Masayang tanong ni Alicia sa kanya nang bitiwan siya nito. Mabuti naman ho. Hindi niya magawang salubungin ang titig nito dahil sariwa pa rin sa alaala niya ang eksenang inabutan kanina. Nahihiya siya at kung maaari ay lisanin niya ang harapang iyon ay kanina pa niya ginawa. Kuya, siya ang babaeng may-ari ng kotse, hindi ba? Oo, nakangiting tugon ni Alexander. She's my private secretary now. Nagmamalaki ang kislap ng mga mata nito sa kapatid. Ngunit dahil nakayuko, hindi na niyo nakita ni Marie. Alexander, hihiramin ko muna si Marie. Her first day, kaya hindi mo dapat binibigla. Nanunudyo ang tinig ni Alicia. Come on, doon tayo sa restaurant magkwentuhan. Ikinawit ni Alicia ang braso sa kanya. Ho? Ma, may trabaho akong iyo. Ngayon lang naman. Walang nagawa si Alexander kundi pasamahin sa ina si Marie. Hinanap ka namin, Marie. Araw-araw kami sa bangketa ni Alexander noon. Malungkot na wika ni Alicia. Alam mo'y malaki ang ipinagbago niya mula nang muntik ka ng malunod. Nawala ang kapilyuhan niya at lagi niyang sinasabi na sana raw ay makita ka namin para makahingi siya ng tawad. Pero hindi ka na namin nakita. Malungkot na wika ni Alicia. Ayon sa mga sidewalk vendor doon, namatay na raw ang inday nina mo na ang umampun sa iyo. Nagkataon naman na kinakailangan naming pumunta sa Amerika. Kasama ang baby pa na si Mandy. Naroon sila sa isang restaurant ni Alicia. Si Mandy ay nagpaiwan sa opisina ni Alexander. Naampun ho ako ng isang babae. Pinag-aran at pinatira sa kanila. Isa pa ho, ginusto ko na rin huwag magpakita sa inyo
dahil kay Alexander. Matamis ang ngiti ni Alicia. Bata pa siya noon. At likas na mapaghanap ng pagmamahal. Galit pa rin ka ba hanggang ngayon kay Alexander, Marie? Nag-aarok ang tingin nito. Saglit siyang hindi nakasagot. Paano niyang sasabihin dito na tilang mahinang binura ng halik ni Alexander ang lahat-lahat ng galit na nasa kanyang dibdib? Ngunit ayaw niyang ibaba ang sarili. Sa isip niya, hindi ang tipo ni Alexander ang siseryoso sa isang tulad niya. Baka nga pinaglalaroan lamang siya nito. Na-challenge dahil sa alam nito, ay galit siya na may motibo siyang gumanti. Marie, hindi ko pa ho masasagot. Alanganin niyang tuon. Hindi ko alam kung makakatulong itong sasabihin ko sa iyo. Naramdaman ko ang katuwaan ni Alexander nang sa wakas ay natagpuan kaniya. Hindi nga kami makapaniwala sa ibinalita niya sa akin noong isang araw. Kaya nga narito kami ni Mandy ay para makita ka. Bakit kailangang ikatuwa ni Alexander? Gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Hindi kumibo si Marie. Iyon nga lang kaya ang dahilan ni Alexander. Alauna nang makabalik sa opisina si Marie, si Alicia ay umuwi na kasama si Mandy na walang ginawa kundi kulitin si Alexander. I'm glad you came. Wika ni Alexander nang bumungad sa pinto ng opisina nito si Marie. Prepare for my dictation. Pilyong ngiti ang ibinigay ni Alexander sa kanya. Yes, sir. Napairap tuloy siya rito. Tinungo niya ang kanyang mesa at dinampot ang naroong pad at sign pen. Sa ilang saglit, ay nakadama siya ng kaba. Dahil naalala niyang wala pa siyang karanasan sa pagkuha ng dictation, baka pumalpak siya sa grammar. Baka hindi niya masundan ang ididikta nito. Baka, Miss Marie, come here. Hindi tayo magkakarinigan kung nariyan ka sa harap ng mesa mo. No, sir. Malakas ang pandinig ko. Ayaw niya ng pagkakataon na magkalapit pa sila. Hindi na niya yata kilala ang sarili. Dahil apektadong apektado siya sa mga titig nito. Ako ang lalapit o ikaw ang lalapit dito? May halong pananakot ang tinig nito. Walang nagawa si Marie kundi ang sumunod. Naupo siya sa silyang nasa harapan ng mesa nito. Nag-umpisang magdikta si Alexander. Bukod sa fine arts ang course niya. Ever since ay mahina siya sa spelling. Gusto niyang sabihin na sabihin nito ng malinaw ang mga importanteng detalye nang sinasabi nito ngunit hindi niya magawa. Read it to me. Utos ito matapos ang dictation. Lihim siyang napakagat labi. Bakit? Tanong nito nang hindi siya kumibo. Ang bilis mo kasing magsalita. Hindi ako sanay ng ganitong trabaho. Napailing ang binata at inulit ang dictation. This time, binagalan nito ang pagsasalita. Marie, wika nito pabalik na siya sa kanyang mesa. Yes, sir. Balik niya rito. Is that your first time? Sa dictation, sir. Sa paghali. Namula si Marie at naningkit ang mga mata. Lalong naging pilyo ang pislap ng mga mata nito. Hindi ka kasi marunong tumukon. Gustong murahin ni Marie ang binata. Ngunit pinigil niya. Tila kasi guni-guni niya ang halik na pinagsaluhan nila kaninang umaga. Oo nga naman. Hindi ako marunong tumukon. Pero baka kapag natuto ako, mataranta ka.
Nilaro niya sa isip ang kapilihang iyon. Sa kanya ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Bago mag-alas 3, ay nagpaalam si Alexander na aalis at may kausap daw na tao. "Wait for me here. Babalik ako bago mag-5. Bili nito bago umalis." Tubango lang si Marie. Ngunit sumapit ang 5 o'clock ay wala pa rin ito. Nag-punch out na siya sa kanyang time card. "Bakit hindi mo ako hinintay bago ka umuwi?" Galit na wika ni Alexander nang datnan sa opisina si Marie ng umagang iyon. "My working hours is 8 to 5. Tama ng oras ng uwi ko. Hindi ba?" "You're my private secretary, Miss Marie. You should know your responsibilities. Kailangan kita sa mga oras na may kamiting akong kliyente. Kaya ako bumalik para isama ka sa daluhan kong meeting sa labas." "At bakit ako sasama?" Protesta niya. Napahilamos na mga palad si Alexander. Saka ito humakbang pagawin ng mesa niya at naupo sa dulong niyon. "Hindi mo ba ako naiintindihan?" Nakatunghay ito sa mukha niya. "Kailangan kita all the time. Alam mo, I think this is some kind of harassment. Napaka-demanding mo." Pinilit pa rin niyang magtaray. Saka akmang tatayo. Upang umiwas sa matiim nitong titig. "Stay where you are." Galit na hinila siya nito pabalik sa upuan. Napamura na lamang siya nang sumadlak siya sa upuan. "Alam mo, kung ibalik ko na lang kaya sa iyo ang titulo ng lupa namin, hindi ako tatagal sa ganitong setup na para tayong aso't pusa araw-araw. Hindi ako makipag-away sa iyo, Marie. Ikaw lang ang laging nagtataray." Bahagyang lumamlam ang mga mata ni Alexander. "At marahil dahil galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon." Saka tumaas ang kamay nito, pahaplos sa pisngi niya. Napalunok si Marie. Sa una ay gusto niyang tabigin ang mga kamay nito. Nangyari ang ganitong eksena. Dadaanin na naman siya ni Alexander sa mga haplos. Then, hahalikan siya nito. Kasi ay siguradong matatangay lang siya nito. "Marie," tinig nito ang pumukaw sa lumipad niyang diwa. "Ha?" Saka niya na-realize. Nasa saglit pala niyang pagkalingat ay nagawa na nitong ilapit ang mukha sa mukha niya. At hindi pa man, gusto na niyang matangay lalo pa sa paglanghap niya sa mabangong hininga nito. She closed her eyes. Sa isip ay hinihintay na niya ang pagtatagpo ng mga labi nila. Tunog ng telepono ang pumukaw sa mamahikang sandaling iyon. "Ha?" Napalayo ito sa kanya. Hindi matatawarang pagkadismaya ang naramdaman ni Marie. Umalis si Alexander sa pagkakaupo sa dulo ng mesa at tinungo ang mesa nito upang sagutin ang private line ng telepono nito. "Yes, Cindy." Tila kinurot ang puso ni Marie nang marinig ang pangalan ng babaeng tinawag ni Alexander. "Talaga?" Napaismid si Marie dahil sa malambing na pakikipag-usap ni Alexander sa kung sino mang nasa kabilang linya. "Hayaan mo, kapag free ako, ay darating na lang ako riyan." "Well, it's a surprise. Basta kailangan lagi kang ready." Pilit na ibinaling ni Marie ang paningin sa bond paper na nakasubo sa typewriter. Sinasadya bang ipinarinig sa kanya ni Alexander ang pakikipaglambingan nito sa kausap? "Bakit? Pinagsiselos ako?" "Okay, bye." Ibinaba na nito ang telepono. Lalo lamang inabala ni Marie ang sarili
Gusto niya ipamukha rito na busy siya para wag itong lumapit at abalahin siya. Nang humakbang si Alexander pabalik sa mesa nito, gusto naman niyang makadama ng inis. Ine-expect kasi niya na itutuloy nito ang naputol na muntik na paglapat ng mga labi nila. Sa lumipas sa maghapon, ay hindi na siya muling kinausap nito. "Be ready at 7 o'clock. May kausap akong tao." Wika ni Alexander nang magpaalam siyang umuwi nang sumapit na ang alas 5. Buong maghapon ay hindi sila nag-iimikan. Magsasalita lamang ito kapag may iuutos sa kanya. Ngunit halata sa kilos ang kasiglahan mula nang makausap nito ang babaeng nagngangalang Cindy. "Ha?" Napalingon si Marie dito. "May kakausapin tayong kliyente. Gusto kong mag-take down ka ng mga notes." "Yes, sir." "Goodbye, sir." Paalam niya sa lalaki. Black satin at semi-formal na bestida ang pinili ni Marie na isuot nung gabing iyon. Hindi kasi siya sigurado kung saan sila pupunta ni Alexander. Pero sa abot ng alam niya, ay ganoon ang dapat niyang suotin. Kapag may ka-business deal ang kanyang amo, panay ang kantsaw ni Glenda na may date sila ni Alexander. Pero matatalim na irap lang ang ginawa niya sa kaibigan. Kaya na, bulalas ito nang may kumatok sa pinto. Napasulyap si Marie sa rilong pandingding. Exactly 11 o'clock. Punctual na kausap ang mokong. Nangingiting sa loob-loob niya. Isang mabilis na sulyap sa salamin ng tokador ang ginawa niya sa sariling kabuuan. "Tama na iyan. Maganda ka na. Siguradong all eyes na naman mamaya sa iyo si Alexander." Kantsaw ni Glenda. Humakbang na siya patungo sa pinto. "Good evening." Lihim naman siyang napasingha. Hindi na ba niya makikita si Alexander na hindi bibilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa paghanga? "You look lovely, Marie. Good evening and thank you." Nakadagdag sa pag-stammer niya ng bumukas na paghanga sa mga mata ni Alexander nang saglit nitong paraanan ang tingin ng kanyang kabuuan. "Shall we?" Nakangiting wika nito sabay lahad ng palad sa kanya. "Yeah, sure." Napilitan siyang tanggapin ang palad nito. Akala ni Marie ay sa restaurant ang pupuntahan nila ni Alexander. Ngunit sa pagkabigla niya, sa isang malaking bahay na may maluwang na solar siya dinala nito. "Come on, naghihintay na sa atin ang mga kaibigan ko." Wika ni Alexander. Nang alalayan siya pababa ng kotse, gusto sana niya magtanong kung bakit doon sila pumunta. Ngunit pinigil niya magsalita. Tila naging papel na lang siya na tinangay ng hangin sa kung saan. "Dito kami mag-uusap ng ka-business meeting ko." Wika nito habang papasok sila sa malaking gate. Waring nabasa nito ang katanungan sa kanyang isip. "Paano kayo makakapag-usap dito?" "For sure, maingay sa loob." Sinadya niyang langkapan ng sarcasm ang tining. Gusto niya iparamdam dito ang pagdududa niya. "It's alright. Anyway, may bahagi naman ng garden nila ang tahimik. We can stay there." Napapailing na sumunod na lang siya sa paghakbang nito. Agad na sinalubong na may birthday sina Alexander at Marie. Si Jenny, debutante at anak ng isa sa stockholders ng Saraja Marketing Firm. "Alexander?" Nakangiting lumapit ito sa kanila at mabilis na tumingkayat para maabot ng halik ang binata. "Happy birthday." Ginantihan nito ng halik ang babae. "Jenny, meet my friend Marie. Marie, si Jenny." "Hi." Tipid nitong bati sa kanya.
na ginantihan din niya ng simpleng ngiti. Is she jealous? Ayaw niyang aminin. May inabot na munting kahon si Alexander sa debutante. Thanks. Come on. Naroon ang mga pagkain. Dumating na rin sina Tito Paulo at Tita Alicia. Nagpauna na itong gumawi sa mesang may mga nakahaing pagkain. Sumunod dito si Alexander. At kahit nauuna ito, ay hindi pa rin binitawan ang kanyang kamay. Nagpatangay siya rito. Nasa malapit sa swimming pool ang isang mahabang mesa na pulos masasarap na pagkain ang nakahain. Ngunit hindi muna iyon hinarap ni Alexander. Inilibot siya nito sa mga naroroon. Karamihan ay mga kaibigan at ka-business associate ni Alexander ang nakakasalubong nila at nagkakabatian. Bawat isa ay ipinakilala sa kanya. At kung hindi siya nagkakamali, laging may pagmamalaki sa tinig ni Alexander na lalo at pinupuri siya ng mga kaibigan nito. Isang kaibigan ang pakilala nito sa kanya. You're very lucky for having a beautiful and lovely private secretary and friend. Wika na isang lalaking nagngangalang Victor. Well, nangislap ang mga mata ni Alexander. Saka ito susulyap sa kanya at minti. Ang gagawin niya ay mag-iiwas na lang ng tingin dito. Marie, iha. Tuwang wika na papalapit na si Alicia. Mama Alicia, napasulyap siya sa lalaking kaagapay nito. Papa Paulo, hindi siguradong bigkas niya sa pangalan nito. Yes, iha. It's me. Ibinuka ni Paulo ang mga bisig upang yakapin siya. Napayakap dito si Marie. Oo nga. At hindi naman siya nagtagal sa bahay ng mga ito. Naramdaman naman niyang tinanggap siya ni Paulo bilang tunay na anak. What a small world, iha. Wika ng lalaki. Akalain mo ikaw pa ang naging private secretary ng anak ko. Wika nito. Oho nga eh. That's life, Papa. Anyway, yung nasa itaas ay gumawa ng paraan para magkaroon ako ng pagkakataon na ituwid ang pagkakamali ko kay Marie. Hindi siya nag-abalang sumulyap kay Alexander. Baka mabasa nito ang kasiyahan sa mga mata. Alak ito? Maang na tanong ni Marie nang iabot ni Alexander sa kanyang isang kopeta. Well, yes. Pampaalis ng tensyon. I'm not tense. Natawa ng pagak si Alexander. Alam ko naman na nagtataka ka na kung bakit wala pa akong kabistis diyan. Hindi ba? Oo. But do I have a choice? Bahagya siyang napairap dito. Thank you. Para saan? Para sa pagsama mo sa akin dito. Akala ko kasi isang business gathering talaga ang pupuntahan natin. Kung sinabi ko ba sa iyo ang totoo, sasama ka ba sa akin? Hindi siya sumagot. Diretsong sinimsim ang laman ng kanyang kopeta. Nailayo niya sa bibig ang kopeta, ngunit halos mga lahati na iyon. Hindi ka sanay? Bakit mo kasi ako binigyan nito? Napahaplos sa lalamunan na wika niya. Natawa muli si Alexander. I thought you want to taste it. Hindi ko naman alam na iinumin mo na parang juice ang alak. My first time to drink and... Alexander. Sabay sila napatingin sa may-ari ng tinig na tumawag dito. Maarte at maimbay ang balakang ng babaeng papalapit sa kanila. Cindy? Hello Alex, my love. At walang babalang yumukod ito sabay lapat na mga labi sa labi ng binata. Tila sinakluban ng langit at lupa si Marie. Kumawala si Alexander sa pagkakapulupot ng babae. Cindy? Isang mabilis na sulyap sa kanya ang ginawa nito. Hindi mo sinabing pupunta ka rito.
sumabay na sana ako sa iyo para natigilan nang makita si Marie. May kasama ka pala. Napalis ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. May private secretary, si Miss Marie. Pagpapakilala nito sa kanya. Oh my! Hanggang dito ba naman ay business ang laman ng utak mo? Humugot ng hininga si Marie upang pawiin ang iritasyong nadarama para sa babaeng maarte. Siya pala Cindy, her girlfriend. Tila lalong piniga ang puso niya sa realisasyon na iyon. Cindy, you know me. Ayoko nang may nasasayang na oras. Nakangiting wika ni Alexander na muling sumulyap sa kanya. Muli niyang tinungga ang laman ng alak sa kanyang kupeta at naubos iyon. Sa bagay, tama ka riyan. Walang paalam na sumalo sa mesa nila si Cindy. Ang sumunod na mga sandali ay tuluyan na siyang nabaliwala. Panay kasing kausap ni Cindy kay Alexander at natural lang nakausapin nito ang girlfriend. Tatlong sunod na tinambayan niya ang waiter na dumaan para humingi ng drinks. Margarita, of course. Kahit paano, ay namanhid na ang puso at isip niya sa epekto ng alcohol. Hindi na niya masyadong nararamdaman ang panibugho kay Cindy. Ang tiyak lang niya habang lumalalim ang gabi ay dumarami ang kanyang naiinom. Inaamin niya sa sarili na mahal pala niya si Alexander. Alexander, bakit kasi pa kita nakita? Ngayon tuloy, wala na akong hiling kundi. Sana, akin ang pag-ibig mo. Bahagya ng umiikot ang paningin ni Marie. Sir, punta na ako sa restroom. Paalam niya kay Alexander. Ha? Ngunit mabilis na siyang nakatayo at humakbang palayo sa mga ito. Sa labas ng maluwang na sular, isang taxi ang pinara ni Marie. Sa Green Hills ho tayo. Nang umandar palayo roon ang taxi, marahan niyang ipinikit ang mga mata at sumandal sa upuan ng sasakyan. Ang hilong na darama niya ay hinahaluan ng sama ng loob, kaya para gusto na niyang tumakas. Bakit kasi sumama ako? Kung ilang minuto siyang nakapigit, hindi alam ni Marie. Nagulat pa siya nang biglang nagpreno ang driver. Bakit ho? Nanlaki ang mga matang napatingin siya sa harap ng sasakyan. May isang kotse na nakaharang sa daraanan nila. Hinarang tayo ng lalaki. Baka masamang tao. Napaawang na lang ang bibig ni Marie kasi nakilala niyang si Alexander ang pasugod sa taxi nila. Come! Galit nitong hinawakan ang braso ng dalaga. Sandali, ano ba? Ngunit malakas ito. At nagawa siyang hilain pababa. Matapos abutan ng 100 piso ang driver, nang isakay siya ni Alexander sa kotse nito, ay napakamot na lang ng ulo ang driver. May pakiramdam na ito na magkakilala ang dalawa. Why? Paangil na tanong ni Alexander habang minamayobrang paalis ang kotse. Makakaabala pa ako sa inyo. Hindi mo na kailangang mag-abala pa para ihatid ako. Bakit ba ilang beses mo na akong tinatakasan? You know the goddamn reason. Tumingin ito sa kanya. You're driving. Huwag ka na sa akin tumingin. Paalaala niya rito. Ayoko pang mamatay. Dahil hindi ko pa nakikita at nahahanap ang kapatid ko. Bumuntong hininga si Alexander at ipinagpatuloy na ang pagmamaneho. Lalo namang umepekto kay Marie ang inainom na ala at hindi niya napaglabanan ang antong. Nagising siyang hindi nag-iisa sa kwarto at sa monthly scent na nakanuot sa kanyang ilong, natiyak niyang si Alexander ang kanyang kayakap. Napaiktad si Marie at agad na sinulyapan ang katabi. Tama ang kanyang hinala. Si Alexander nga ang kanyang katabi. Gumalaw ang binata
at bahagyang naalis ang kumot na tumatabing sa katawan nito. He's naked? Agad niyang chinek ang sarili. Oo nga't may damit siya. Isa iyong pantulong. Nasigurado siyang hindi siya ang nagsuot nito. Alex? Gigil na ginising niya ang binata. Nag-inat ito. Sa katila hindi maidilat ang mga matang tumingin sa kanya. Anong oras na ba? Tila walang anumang tanong sa kanya. Pwede ba? Tumayo ka at alisin mo ang mga kamay mo sa baywang ko. Marie, tuluyang nagmulat ng mga mata ito. Nasaan ako? Angil niya na gusto nang umiyak. Napabuntong hiningang nagbangon si Alexander. Nakatulog ka sa kotse, kaya dito na kita dinala. At bakit mo ginawa iyon? Well, nakakahiya kasi kay Glenda kung manggigising pa ako sa inyo. Anyway, wala naman akong ginawa sa iyo, maliban sa binihisan kita. Maniniwala ba siya? I'm leaving. No. Mabilis na napalapit sa tabi niya si Alexander at pinigil siya sa pag-alis sa kama. You have no right para pigilan ako. I can sue you for doing this. Why? His hands gently caressed her hair. The magic touch of his hands made her eyes closed. Namalayan na lamang ni Marie na napapaungol siya sa ginagawa nito. Hanggang lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya, ay wala na siyang ginawa. Hanggang sa mas naging mapusok ang mga kamay ni Alexander. Namalayan na lamang niya na naalis na pala nito ang manipis na telang suot niya. Wag! Ngunit huli na. She was naked. Tila siyang organismong sinusuyod ng tingin nito. I love you, Marie. Mahal kita. It was a magic words. Kaya nang bumaba ang mga labi nito, hindi patungo sa mga labi niya, kundi sa dibdib niyang kanina pang nakahantad sa paningin nito. Wala siyang ginawa, kundi napakabat lab. At gusto niyang sisihin ang panlalabo ng kanyang utak sa nainom na alak. Kahit alam niyang lipas na ang bisa niyon, then she felt the growing maleness trying to penetrate on her precious possession. Napaigtad siya. Sa kunting kirot na bumalatay sa kanyang pagkatao. I love you. He whispered again. Lalong nalasing si Marie. Wala na siyang pakialam sa lahat. I'm sorry, Marie. Napakurap si Marie nang mamulat ang nakatunghay sa kanya si Alexander. Nangingislap ang mga mata nito sa kaligayahan. Alexander, hindi dapat. Sinaway ng isang daliri nito ang iba pa niyang sasabihin. Please, no regrets. Tila magic ang dumating sa kanyang pandinig ang hiling nito. At nang muli nitong angkinin ang mga labi niya, tinanggap niya iyon at tinugon. Saka muli silang naglakbay sa dako paroon, na tila ba sila lang ang may karapatang maglakbay. Nagising siyang masakit ang katawan. Alexander, bahagya niyang niyugyug ang binata. Nagmulat ng mga mata si Alexander. I have to go. Nag-aalala na si Glenda sa akin. Napabuntong hininga si Alexander at isinubsob ang mukha sa balikat niya. Patawarin mo ako, Marie. Mahinang anas nito. Para saan? Hindi iyon ang gusto niyang marinig. For everything. Noong mga bata pa tayo, nasaktan na kita. Muntik ka pang mapahamang. Napatawad na kita. Ngayon, kinuha kong isang bagay na napakahalaga sa iyo. Nagsisisi ka ba? No, of course not. Wala sa plano ko na kunin ang bagay na hindi pa sa akin.
What do you mean? Pakasal tayo. Tila kinurot ang puso niya. Hindi pinipilit na panugutan ang I love you. Paano si Cindy? Girlfriend mo siya, hindi ba? Yun ba ang paniwala mo? Oo. She knows the real score between me and her. Alam niya wala kaming commitment sa isa't isa. Talaga? Yes. May babae bang payag sa ganoong setup? Si Cindy. Pero, forget about her. Just get dressed para maihatid na kita. Basta yung sinabi ko sa iyo na papakasal tayo. Pinalang salita ni Alexander. At dahil para siyang pinipilit sa gusto, napatango na lamang siya. Bahala na. Kantsaw ang inabot ni Marie kay Glenda nang ihatid siya ni Alexander. Ngunit dahil lunod sa kaligayahan ang kanyang puso, ngiti lang ang tugon ni Arena. Nang magpaalam si Alexander na uuwi muna, ay natulog siya. Madilim lang nang magising siya at wala si Glenda sa paligid. Nanaog siya at nag-shower. Nangako si Alexander na babalik sa gabing iyon kasama si na Alicia at Paulo para mamanhikan sa kanila. At para huwag mainip sa paghihintay, ipinasya niyang harapin ang dating kahilikan, ang pagpipinta. Lumipas ang mga oras, ngunit walang Alexander na dumating. Bakit kaya wala pa rin siya? Alas 11 na ako dumating kagabi. Wika ni Glenda ng umagang iyon. Hindi na kita pinuntahan dahil baka abala ka sa pagpipinta. 1 o'clock na yata ako nakatulog. Walang siglang tugon ni Marie. Kumunot ang noon ni Glenda. May problema ka ba? Wala. Bakit parang wala kang sigla? Wala ito. Sige, papasok na ako. Naiiling na sinundan na lang ng tingin ni Glenda ang kaibigan. May naramdaman man ito sa kanya. Iginalang na lang nito ang pananahimik niya. 10 o'clock na. Wala pa rin sa opisina si Alexander. Magkahalong pangamba, pagkaramdam at kung ano-ano pa ang nadarama niya sa mga sandaling iyon. Anong ibig sabihin nito, Alexander? Pinaglalaruan mo lang ba ako? Pinaasa? May nagbukas ng pinto. Alex? Ngunit si Cindy ang iniluwa niyon. Yes? O narito ka pa pala? Anong kailangan mo? Ikaw. Bakit? Poor Marie. Nag-iilusyon ka ba na tutuhanin ka ni Alexander? Sinayang mo lang ang oras mo sa kanya. He is mine. Okay? At ikaw? Libangan lamang niya. How can you say that? Kasal ang alok niya sa akin. Kailangan niya ng sapat ng lakas ng loob upang huwag bumigay sa panlalait nito. Hindi kita pipiliting maniwala. Anyway, ako na kasi ang pinakausap niya sa iyo dahil nag-aalala siya na magalit ka. Tutal naman daw ay naibigay na niya sa iyo ang titulo ng lupa't bahay ninyo. Siguro naman daw, I will compensate it ka na. Inaasahan sana niyang magre-resign ka na ng kusa dito sa opisina niya. Baka kasi anytime ay darating ang talagang qualified na magiging private secretary niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Marie. Hindi ako naniniwala sa ipinagsasabi mo. Hihintayin ko rito si Alexander at marami kaming pag-uusapan. Then fine. Pero sa palagay mo ba, you're capable enough na maging private secretary niya? Hindi, di ba? Pero bakit nagtsatsaga si Alexander sa iyo? Get out! Makapal ka rin ano? Sinasabi ko na nga sa iyo ang totoo. Ayaw mo pang maniwala. Hindi mo ba alam?
na kaya ka lang kinuha ni Alexander ay para makabayad ka sa pagkakasanla ng bahay at lupa ninyo? At kasama sa serbisyo mo ang serbisyo sa kama? Hindi naniniwala si Marie. Iyon ang sigaw ng utak niya. Ngunit mas malakas ang sigaw ng kanyang puso na baka totoo ang sinabi nito. At isa pa, baka mapatay na niya si Cindy kapag hindi pa ito nawala sa kanyang paningin. Mabilis niyang sinamsam ang gamit at tinalikuran ang babae. Malakas na halakhak nito ang humabol sa kanya. Bakit ba? Nag-aalala ang tanong ni Glenda. Malakas itong ikinatok ang pinto ng silid ni Marie. Leave me alone! Sigaw niya habang nakadapa sa kama. Marie, ano ba talagang nangyayari sa iyo? I'm here. Tutulungan kita. Please, ayoko nang kausap. Walang nagawa ang babae kundi umalis sa labas ng kanyang silid. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Hanggang sa talunin siya ng anto. Nakatiyak na siya. Sabi ni Marie sa sarili. Nakabuo na siya ng pasya. Kailangan lang niyang ipatupad iyon. Maghahanap ako ng bayo nitong bahay at lupa. Natigilan ang nakikiramdam na si Glenda. Ibinaba nito ang tasa ng kape at hinarap siya. Saan tayo titira? Bibili ako ng maliit at yung ibang pera ay gagamitin natin sa pagpapatayo ng business. Paano si Leonor? Ang mga alaala niya sa bahay na ito. Natigilan si Marie. Maiintindihan niya ako. Mahal niya ako. At ang lahat ng makakabuti para sa akin ang gusto niya. Pwede ko nang ituloy ang pagpipinta. Anong malay mo? Baka doon ako makilala. Napabuntong hininga si Glenda. Pwede bang malaman ko muna ang dahilan? At bakit ganyan ang nangyayari sa iyo? Walang nagawa si Marie. Kundi sabihin sa kaibigan ang lahat. At naniniwala ka sa kanya? Ayoko sana. Pero nasaan si Alexander? Mula noon, hindi pa siya nagpapakita sa akin. Sapat na dahilan na ba iyon para magduda ka sa akin? Sabay silang ni Glenda na napatingin sa pinto. Naroon si Alexander at matamang nakatitig kay Marie. Hindi mo ba ako mahal? Gusto niyang murahin ang lalaki at ito pa ang may ganang magtanong ng ganoon. Mahal? Ngunit pinili niyang maging matapat. Then, bakit ka aalis? Bakit hindi mo ako ipaglaman? Mas gusto mo pang lumayo ng hindi naliliwanagan ang lahat. Alexander, bakit muli mo na naman akong tatakasan? Dahil gusto kita. But why? Sinabi kong mahal kita. Bakit hindi mo pinaniwalaan iyon? Sinungaling. Sigaw niya. Kaya ako lalayo. Para hindi na ako makahadlang sa pagmamahalan ninyo ng babaeng iyon. Si Cindy? Oo. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko siya mahal. Bakit nawala kang bigla? Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo kasi bigla nang tawag sa akin mula sa Davao. Nasunog ang isang kumpanyang pag-aari ng Papa roon. Inatake siya sa puso. At ako ang kinakailangang magpunta roon. Bakit hindi ka malang tumawag kahit sa opisina ninyo? Nagbilin ako kay Mama na tawagan ka. Pero dahil naging abala pala siya sa pag-aalaga kay Papa sa hospital, nakalimutan niya. Noong tumawag naman ako sa bahay, ay nagkataong naroon pala si Cindy. We talk. Ipinaliwanag ko sa kanya ang totoong damdamin ko sa kanya at sa iyo. And I thought, she's a good sport. Magaan kasi niyang tinanggap ang sinabi ko sa telepono. Ibig mong sabihin, sinabi mo sa kanya na papakasalan mo ako?
Yes. Bakit may iba pa ba akong sasabihin? Ang sabi niya. Okay. Kung ano man ang sinabi niya na ikinagalit mo, hindi iyon totoo. Okay? Totoo? Of course. At bakit ayaw mong maniwala? Alam mo bang noong nawala ka sa amin, nagalit ako sa sarili ko. At nang muling tayong magkita, nang mapagmasdan ko ang mukha mo, nang malaman kong ikaw ang batang inaway ko noon, nasabi ko sa sarili ko na sana akin ang pag-ibig mo. That way, may pagkakataon ako na ituwid ang lahat ng mali ko. That way, inilang hakbang ni Marie ang pagitan nila at yumakap siya rito. I'm sorry. Mali ako. Hindi talaga ako dapat naniwala sa sinabi ni Cindy. Dapat ay nagtiwala ako sa salita mo. Dahil nararamdaman ko naman iyon noong may mangyari sa atin. Ang laki kong tanga. It's alright. Okay? Ang mahalaga, maitutuloy na natin ang kasal natin ngayon. Talaga? Paano si Papa Paolo? Baka, he's alright now. Uuwi na nga siya sa bahay mamayang gabi. Alexander, napayakap na lang siya muli rito. Ngayon, ay hindi na rin niya iisipin na sana sa kanya ang pag-ibig nito. Kasi ay talaga naman palang sa kanya na ito. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal sina Marie at Alexander sa simbahan. Habang naglalakad patungong altar, ang akala niya, mag-isa lamang siyang maglalakad doon. Dahil ang mga posibleng maghahatid sa kanya ay wala na lahat. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang ate Mina at si Leonor. Naisip nga niya na sa lahat ng kalungkutan ng kanyang napagdaanan, sa wakas, nakatagpo din siya ng pamilyang matatawag niyang sa kanya. Lalong-lalo na natagpuan niya ang lalaking totoong mahal siya at walang iba kundi si Alexander. Habang nasa gitna ng aisle, may biglang humawak sa kanyang braso at iyon ang kanyang kapatid na si Paolo. Pinahanap pala ito ni Alexander sa kanyang kaibigang detective. Ito palang sinabi sa kanya ni Alexander na sa araw ng kanilang kasal ay may espesyal siyang regalo para sa kanya. Sa mga oras na iyon, umaapaw ang kaligayahan ni Marie. Ito ang tamang oras na pinakakaantay niya ang makita ang kanyang kapatid. Habang ginaganap ang kasal ni Marie at Alexander, puro pasasalamat lamang ang nasa puso at isip ni Marie na wala man si Leonor, pero may kapalit. At iyon ang kanyang kapatid. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Marie at Alexander. Sana po may natutunan kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. God bless everyone. We'll be right back.